naman at Central Philippine University. Sa Iloilo to, no, sir? Yes, ma'am, Miss. Yeah, he is a registered electrical engineer. Ang professional experience niya, he started as the facility engineer ng Mitsuba Philippines. Then he is the co-author of the Meralco Service Standards for Low Voltage Service Equipment and for Grounding of Low Voltage Services. He was the Service Standards Engineer. He became the Energy Services Engineer, a Relationship Manager of BIS Partners of Meralco, the Energy Solutions Engineer ng CBG ng Meralco, and now the Distribution Engineer South System Analysis of Meralco. Yun yung current mo, no? He is now a senior member of IIEE, a member of DAGITAB also this year, the 2019 chairman of Student Affairs Committee, the 2018 deputy governor of Southern Luzon Region, and he was the chapter president of Southern Cavite. He is also a certified energy manager, AMAS Philippines, the league member of Meralco's program for selecting, developing, and rewarding line experts who have extended their service in developing others. Guys, let's all welcome our special guest speaker, resource speaker for this Thursday delight. Let me introduce to you no other than Engineer Vincent F. Pelago, a good friend of NLC, of course, ng yours truly. Hello, welcome, Sir Vince, to our Thursday delight, and thank you for accepting our invitation and accommodating our request. Thank you po, National Treasurer Chi, for the introduction. Recently po, I was assigned as the officer po of South System Analysis in Meralco. So, thank you po sa lahat for all the officers of NLC and for our members ng IIEE attending po yung ating Thursday Delight. And thank you po, Ms. Chi, for the opportunity. And also to other officers po. Yeah. Nandito yung ibang officer yata, hindi ko sila makita. Ang nakita ko lang dyan yung sumaingay na si Rodel. si Rodel po, every Thursday nandito po eh. Ano siya po kung si Sir Jerry na. Dinali kita, Del. Yan, andyan si Rodel. Then andyan yung aming masipag na techie assistants ko, si Jay at saka si Dan, alam mo naman. At saka yung mga suki natin, Vince, na always with us weekly, especially din yung mga taga Middle East, they take time na joining the Thursday Delight kahit na sa malayo sila. And thank you again, ha? Sige, the floor is yours. Thank you po, Ms. Chi. So let me share po my screen for this afternoon presentation, titled about electrical grounding and power quality. So again po, good afternoon to everyone. Hope my audio is clear to all of you. And for this afternoon, the topic I'm going to discuss is about electrical grounding and especially its relationship to power quality. So most often we have heard about the importance of electrical grounding and also the importance of having a power quality in our respective facilities, especially in sensitive equipment such as computer and data processing. But we have we seldom heard about the importance of grounding in relation to power quality. So for this afternoon, I'm going to discuss about the relationship of electrical grounding and its importance in relation to power quality. So here are my outline for this afternoon. First, the introduction, followed by reasons for grounding and PEC, common grounding problems, solutions to grounding problems. So for the introduction, going to back to the basics. So as we know that we have to review first on how the electricity works. So we know as electrical practitioners, electricity will flow from one place to another, and usually we have a power source and electrical current will flow if we have a complete path or complete circuit.
So let us be reminded that the current will always try to find yung kanyang pong source o yung pong kanyang pong pinanggalingan, either po sa transformer or sa ating pong ibang mga sources like sa generation or generators or sa batteries. So when we hear na the current is trying to return to the earth, actually current is returning to the earth because yung ating pong system is mostly grounded system, especially po yung ating pong mga distribution utilities like Meralco. So yung ating pong mga transformers are grounded and we have multiple grounding system po sa mga poles. Thus po, every time na meron pong path that will be created for the current to flow, kahit po dadaan po siya sa earth o sa ground, dadaan po yung ating current. So another form po is electricity generates heat. So ito po yung ating typical po na circuit diagram. Source, we have the load, we have the conductors, and we have some switching mechanism para po mag-flow and yung current and also to cut po yung current. So we know po that current flows to conductors usually po sa mga metals, sa lupa or earth or sa ating pong human body. So current can harm or kill us kapag dumaan sa ating katawan, depende po sa magnitude po ng current and sa duration po that we're being subjected for electrical shock. And also insulators, which is the flow of electricity, and it does not mean that mababa po yung voltahe is hindi po siya hazardous. And marami pong mga incidents happen, hindi po sa working sa ating pong mga power lines, but mostly po sa mga mababang voltahe po, less than 600 volts. Kaya ingat po tayo mga kasama sa paggagawa po sa ating pong trabaho as electrical practitioners. So path of least resistance. So we have to recall that any path available is dadaan po yung current. So sa ating pong example is we have three parallel path. Different po yung kanyang impedance or resistance per path po na available. So from here is using yung ating Kirchhoff current law. Yung input po natin is 33 amperes. So depende po sa ating resistances, which is magkakaroon po siya ng kanyang-kanyang pong current. So dito po, dahil mababa po yung resistance, is 30 amperes. This one is 300 ohms will generate about 2 amperes and yung 600 ohms is 1 ampere. But eventually, yung kanyang pong kalalabasan is the same pa rin po yung kanyang current, which is the summation of the three available paths, which is 33 amperes. So what I'm trying to say po that the current will take all the path that is available. Hindi po ibig sabihin that the path is mababa yung resistance, doon yung current lang dadaloy, but lahat po ng path, current will flow. So yung kanya pong analogy is para po siyang water, di po ba na? Lahat po ng available path is dadaan po siya. Kung may mga leaks dyan na available, lalabas po yung water. The same din po sa ating pong electricity. Kapag po may mga damages po yung ating mga insulations, is eventually yung ating pong current will flow. Kahit po sa mga capacitive coupling po natin, magpo-flow po yung current natin. So, pero mataas lang po yung ating pong resistance. Kaya hindi po natin siya masyado nararamdaman. So again po, current will always try to return to the source. Ba't ko po itong palaging binabanggit? Kasi when we are experienced, let's say po, na karon tayo, nakarisip tayo electrical shock when we touch po yung mga ating refrigerators, washing machines, even po yung ating po mga computers na mga frames. Sometimes po we receive electrical shock and we often mention that na-ground po tayo, na-ground. But eventually, yung current na yon will return po sa ating system, sa ating pong source, that is sa ating pong transformer when we receive po electrical shock, unless po that is static electricity. So yung wala po siyang source, unlike po sa ating normal AC power source. So this was to summarize lang po yung nabanggit po kanina. So lahat po ng path na available is dadaanan po ng ating current. So later po, makita natin yung kanyang relations kung bakit po ito binabanggit po sa inyo. So some definition po about grounding and bonding. I think most of us already know this. So yung grounded or grounding is yung connected to ground or connecting to ground sa conductive body that serves in place of the earth or the ground
or connection sa lupa. Yung po yung grounded or grounding. This one is taken from our latest PEC 2017 edition part 1. And also the banded or the banding is the connected to establish electrical continuity or conductivity. So when we say po grounded or grounding, connection to the ground or to the earth, when we say to banded or banding, magkaroon tayo ng electrical conductivity or continuity within doon sa mga metallic parts po ng ating facilities. So to illustrate po, let's say po, ito po yung grounded or yung grounding. So yung ating pong source transformer is meron siyang intentionally grounded na conductor. So we assume po na yung ating pong system is we are using a grounded system. So one of the conductor was intentionally grounded. So we call that a grounded conductor. And then papunta po sa ating service. And then we do have here our termination, yung ating pong terminal lugs. And then ito na po papunta sa ating grounding electrode, let's say po as grounding rod, you through the grounding electrode conductor. And then ito po papunta sa ating equipment grounding or the ground. Mostly we call them as the grounding conductor. So ito po yung green wire. So let's say po dito sa ating illustration, yung ating pong receptacle is located sa 28th floor. But by the connection of this green wire or the equipment grounding conductor, this receptacle, third prong or the grounded terminal is connected to the earth through the connection sa ating equipment grounding. So grounded po siya or electrically connected siya sa ground through sa ating equipment grounding conductor that is connected po sa ating earth o sa ating ground through sa ating grounding electrodes either dito or dito. So when we say naman po banding or banded, so let's say po yung itong metal frame enclosure ng ating box or yung ating panel board was banded through this banding jumper sa ating pong lockout. Ito. So sa bushing na ito, connected po siya through banding. So kung wala ka dito ng equipment grounding, we cannot say that this was connected to the ground kasi wala tayong presence ng equipment grounding dito sa ating pong illustration. So yun po yung pinakaiba po ng grounding and banding. So let's say po may tayong example na typical residential circuit. So we know we have the source transformer. So ito po is line to line center tap grounded. So X1, line 1 and line 2. And this one is the grounded conductor connected po sa ating grounding electrode sa ating pong poste. And then the X1 and the X2 conductors, yung line 1 and line 2, pupunta po sa ating mga respective na bahay. Dito po example. And ito po yung ating panel board or the service equipment. And simplified lang po natin na ito po yung ating circuit breaker para po sa ating dalawang ungrounded phase conductor or hot conductors po. And this one is our grounded service conductor. Terminated po dito sa ating MBJ or sa ating main banding jumper. Pero dito po, hindi pa napakita yung main banding jumper. Dito po lang po sa terminal. And then sa ating grounding electrode conductor into the grounding electrode. So let's say po ito yung kanyang specification. 40 meters po yung ating overhead distribution line. So yung ating pong secondary is 40 meters. And we do have a 10 meters po na service trap. So yung from the connection point or from the service point, we're nag-connect po yung ating distribution utility service wires doon sa ating customer premises wire na service entrance conductor. And then we have a 5 meters service entrance conductor and 20 meters na branch circuit conductor. Let's say po ito yung ating branch circuit conductor, 20 meters. So what determines the flow or the amount of current sa ating pong circuit? So malalaman po natin that using po yung Ohm's law, so as we know that Ohm's law is the current is directly proportional po sa voltage and inversely proportional po sa resistance or the impedance. So ito po yung Ohm's law na formula. So we could see that the current, yung amount po niya is sa resistance ng ating circuit. So kung gaano po kalaki yung current that will flow, it will depend po sa resistance po ng ating circuit.
mostly po yung voltage, hindi po siya masyado nagbabago or naglumalayo yung kanyang range. Let's say po at 230 volts, so using po yung sa prescribe po ng ating Philippine Distribution Code, we expect that the voltage should be range from plus and minus 10% ng 230, so that will be 207 volts up to 253 volts. So yun po yung ating voltage. But the resistance or the impedance, depende po yun sa madadaanan po ng ating current, kung gaano po ka laki or kababa yung pong resistance na masasubject po siya. So just like po sa ating pong mga pamamahay, when we on a certain load, so we introduce resistance, so current will flow. So when we off yung ating loads, nagbabawas po tayo ng mga resistances sa ating pong facilities. So nababawas din po yung ating current that will flow. So let's say po yung ating pong circuit breaker dito is rated siya 20 ampere circuit breaker. So this overcurrent protective device protect po yung ating circuits from overload and short circuit condition. So when we say po overload condition, alam naman po natin that yung kanyang pong current flow is above sa kanyang capacity by the virtue ng load na ating kinakarga sa ating circuit. So let's say po 20 ampere circuit, yung ating load po is umabot na po yung ating current ng let's say 25 amperes or 30 amperes or more than. So wala pong fault condition kumbaga. Normal po yung ating loading, yung ating pinagawang proseso, pero yung loading natin is abnormal na. Lagpas na po siya doon sa ampacity na available po ng ating circuit breaker or ng ating OCPD or the overcurrent protective device. Whereas naman po yung short circuit, alam po natin that meron pong unintentional connection between the two hot conductors or between the this one, the red and the black. So if ever po nagkaroon dito ng unintentional na connection, it will result po to short circuit. So mataas po yung magnitude po ng fault current kasi pag may connection po dito yung dalawa, so we bypass po yung other loads. So mostly po yung current natin is dito dadaloy sa short circuit na connection po natin. So to refresh din po yung ating mga nalalaman nung nag-aaral po tayo, di po ba we have, let's say, an incandescent lamp. So once we shorted out yung incandescent lamp na ito and naka-on yung switch, hindi po siya iilaw. Whereas kapag hindi po siya shorted, iilaw po yung ating incandescent lamp. So the same din po dito sa short circuit condition, once we short yung, let's say po yung portion na ito, so mostly yung current, hindi na po siya dadaloy sa ating load, but dito na po sa portion na shorted, kaya mataas po yung ating fault current kasi ang baba po ng resistance na available. So what if naman meron po tayong ground fault condition? Or meron po tayong incidental contact between the hot conductor, let's say po, or the metal enclosure, ito po. So what would happen? Let us check po kung ano po yung mangyayari. Eh nagkataon po na nandun po tayo, nakahawak po tayo doon sa energized na metal part. So meron po tayong dalawang fault na available dito sa ating illustration. Yung isa po, dito po sa blue na broken line. I mean, dito po pala yung isa, dito sa tao, and then padating dito, ito yung dalawang fault na available niya. Either po, sa, dahil grounded po yung ating system, so mayroon pong current na dadaloy, pabalik po sa ating source through sa lupa. And then the other available fault is yung dito, sa ating pong conductor, the grounded conductor. Ayan. So dahil alam po natin na mataas po yung impedance ng lupa, try po natin i-compute. So ito po yung broken na blue line, that is the return ng current. Nagsusupply po sa faulted na location na ito. So using po ulit yung ating Ohm's law, so yung voltage over the resistance, let's say po 25 ohms po yung resistance ng lupa between that point. So at 9.2 amperes
yung ating pong nasukat na ampacity o yung current. So alam po natin that at 9.2 amperes, hindi po kayang i-trip yung ating overcurrent protective device dahil po mababa yung current. So yan po yung mga ating nararanasan once we touch po yung mga ibang energized parts na mataas po yung resistance na hindi po nakiklear yung fault. So nakukuryente po tayo, especially po kapag tag-ulan. Kasi kapag tag-ulan, so alam natin na yung earth is mataas yung moisture content, so mas madaling dumaan yung current. So mas sabi na natin yung ating experience na mas lumalakas yung ground, yung pagka-ground natin kapag tag-ulan kumpara sa tag-init or summer months. Dahil nga sa moisture content ng earth na meron, so mas malakas yung current na dumadaloy. Pero yung fault, hindi natin siya nakiklear. Yun po yung nangyayari. So yung isa sa mga solution po natin na ginagawa is we provide equipment grounding conductors and the bonding of the electrical equipment and other electrically conductive materials to create an effective ground fault current path. So kanina, pinakita ko sa inyo, is wala tayong green wire. Usually, lalo na sa mga lumang mga residential, bihirang-bihira ka makakita ng merong green wire. Hanggang dito lang yung ating grounding sa main. Ito, hindi siya available. Kaya ang ginagawa natin is we provide another grounding rod sa ating load in we driven sa lupa. O binabaon natin yun to create a ground. Yun yung ating ginagawa. Pero yung tamang solution dun is to provide the effective ground fault current path, equipment grounding conductor ka, and then meron kang bonding. May mga bonding tayong ginagawa. So balikan po natin yung ground fault condition. So ito yung flow of current. Meron pa rin dalawang path sa earth and then sa ating conductor. Of course, meron pa rin yan sa ating tao dito. Pero mababa lang yung magnitude. But by the virtue of this conductor, let us check po yung effect ng ating available na fault current. So assume natin na yung ating resistance ng total wire is 0.85 ohms. Total mababa lang po siya. Less than po siya sa 305 meters sa ating pong Philippine Electrical Code. So mababa lang po ng ating resistance. So we divide the voltage by the resistance that is available. So 270 amperes. So alam po natin na 270 amperes, that is already enough na may clear po natin yung ground fault condition. Mag-open po yung ating overcurrent protection. Wait lang po, mukhang mahina po ata yung aking microphone. Kasang ko. Yan. Hopefully po, okay na po yung microphone ko. So, it will trip yung ating overcurrent protective device by virtue of having an effective ground fault current path achieved by the electrical bonding and electrical grounding ng ating equipment grounding conductors. So, ito po siya. Ayan. Kaya, importante po yung ating third wire or the grounded conductor from the source transformer na dadalhin natin sa ating mga service equipment as prescribed po ng ating electrical code and as well as yung ating equipment grounding conductors and also the bonding ng ating mga other metallic parts na non-current carrying metal parts. So that is for the introduction. So as a review, so grounding is a connection to the earth intended to protect our electrical system from lightning and other surges brought by the high voltage. And the overcurrent protective device protects yung ating electrical system through sa ating overload condition and the short circuit condition. It could also protect yung ating system sa ground fault
conditions provided that we have equipped yung ating system in an effective ground fault current path. So that is the importance po. So pinapakita ko lang po dito na grounding alone will not protect yung ating system against the ground fault condition. It will not be able to operate yung ating overcurrent protective device. But we have to have a bonding system and as well as a grounding system na magkasama po sila para po mag-operate yung ating overcurrent protective device against the ground fault condition. So yun po yung importance ng electrical bonding and grounding. So in terms naman sa power quality, of course lahat ng alam natin that PEC is a minimum safety requirement. So when it comes to power quality, we have to address yung minimum requirements na ito, especially itong grounding and bonding. So for the reasons for grounding, that is first is for the personal safety. So sa example po natin, ito rin po yung kanina. So missing yung ating equipment grounding conductor. So in case may ground fault po tayo and we have touched itong energized na metal parts ng ating mga facilities like yung machine na na-energized, we receive electrical shock incident. Ito po yung nangyayari. So dahil mataas yung resistance ng lupa, hindi po agad magtitrip yung ating overcurrent protective device unless we provide the effective ground fault current path. So what is an effective ground fault current path? Sa PEC, ito po yung definition po niya, intentionally constructed. So permanent po siya, low impedance, electrically conductive path, designed and intended, yung intention niya is to carry yung available na ground fault current from the point na yun na magkaroon ng ground fault. And also to facilitate the operation of our overcurrent protective device or ground fault detectors in case na ungrounded po yung ating system. So to summarize, permanent and continuous, so sufficient po na makaya po niya yung maximum ground fault current path and mababa po yung impedance. And dito sinasabi na yung lupa o yung earth, huwag natin siyang gamitin as the sole equipment ground conductor. So ito po is mostly nangyayari sa mga ornamental street lights po natin. So parang bihirang-bihira na yung street lights po natin is meron tayong equipment grounding conductors na pinoprovide. Mostly 2 wires lang yung ating pong pinibigay sa mga ornamental street lights, which is very hazardous and dangerous. As we know that ornamental streetlight is nasa public po siya. Accessible po sa public. So in case na magkaroon ng failure sa insulation ng ating ungrounded conductors, yung ating hot conductors, and magkaroon ng incidental contacts sa ating ornamental streetlights na metal parts, hindi natin alam na energized na pala yung ating ornamental street lights. So, paano mo siya malalaman? Hindi mo siya malalaman unless magkaroon ng insidente. Or unless you have installed a ground fault circuit interrupter na mag-detect ng difference in the current o nagkaroon ng leakage current. Pero meron ba ganun sa mga street lights? And hopefully, meron tayong ginagawang ganun practice. But magandang practice din is we provide the equipment grounding conductor. So, it will cost lives. We know naman na marami na na-aksidente sa mga ganitong klase sa mga public ornamental street lights. Huwag na nating kalimutan yung nangyari sa may Espanya na 2 estudyante yung namatay dahil sa ornamental street lights na energized po pala siya. So, yun yung masakit na mga nangyayari. So, mahirap na mangyari din yon sa ating mga iba pang mga kasamahan. Kaya we have to observe po yung proper practice ng grounding in relation po sa ating pong Philippine Electrical Code. And kapag meron pong mga leakage current, of course, it will create disturbances po sa ating system. So that is for the operate ng ating OCPD or overcurrent protective devices. And also reasons for grounding is to limit yung voltage to ground. So yun po yung ating isa sa mga dahilan why we
drive, we have driven a grounding electrode sa ating luka that is to limit yung voltage to the ground. And as well as the safety rin, hindi lang po sa ating pong mga equipment and facilities, but as well sa safety ng ating pong personnel. That's why we have installed po yung grounding electrode. So dito po is, sabihin natin na may arrester naman po yung ating pong mga transformers o sa ating pong lines. But these lightning arresters or surge arresters was designed to protect the facilities of the distribution utility. Like po sa illustration na ito, this arrester is to protect the distribution transformer. Kaya po niya shunted ito once meron pong lightning na mangyayari dito. So magsishort po yung mga MOVs inside the arrester that will create an alternative path at hindi po siya papasok yung destructive na yon sa transformer. So yun po yung purpose niya. Kaya po hopefully sa ating pong mga facilities, we do also have our own surge protective devices. So we cannot control po yung lightning, but we could mitigate po yung kanyang effects sa ating system if we do have a good and sound engineering practices sa ating pong grounding system, especially yung ating grounding electrode system. So hindi po siya install and forget yung ating pong mga grounding electrode. So magandang practice po dito is naka-ground well po ito. So naka-ground well po siya para meron po tayong means to check and to test if okay pa ba yung kanyang resistivity, if okay pa ba yung kanyang connection. Kasi of course yung mechanical, pagdating po sa mga time, kung tumagal na, lumulog din po yung ating mga connection. And if ever na may mga current na dumadaan dyan, lumulog po yung ating mga terminations. Kaya in utility like Meralco, kapag may mga faults po nangyari sa lines, one of the SOP po is to check po yung mga connections and to conduct po yung thermoscanning to check po yung connections kasi maaring meron ng mga loose connections along the line. So the same din po dito. So if ever na may mga surges tayo, may mga lightning na nangyari, maaaring nagkakaroon na ng loose connection. Kaya we have to check, especially po sa ating po mga facilities na mga data processing, na we do have our sensitive electronic equipment. So check po natin yung ating mga grounding. Of course, yung last po, yung relation po niya sa power quality ng grounding is for the noise. So yung noise control na ito, kasi yung sa transient sa ating facilities, even a simple like pagbukas po ng ating mga fluorescent balas ng ating mga transformers, it introduces transients. Kahit po sa ating mga computers, it introduces transients po sa ating system. So it will create noise kapag hindi po maganda yung ating grounding practices. So yung primary objective po ng grounding in relation po sa noise control is to have an equipotential grounding system. Sa ating pong facilities na wala po tayong potential difference, especially po sa ating pong different locations ng grounding, different ng grounding system po ng power, different grounding system ng ating communications, ng cable TVs and others, internet. So may kanya-kanya silang mga grounding system. So in case na hindi po sila banded, so we hindi natin ma-achieve yung equipotential na sinasabi natin. And we know naman na sa haba-haba na tinakbo ng ating mga wires, ng ating green wire, ng ating equipping grounding conductor, so yung connection to the earth niya na dapat is between these two nodes or two points, dapat wala siyang voltage, is meron na siyang voltage difference. Kaya yun yung importance ng grounding sa power quality. So some key definitions lang, just to remind tayo. So let's say ito yung typical natin na entrada or na service entrance or na private pole na binabanggit natin. So dito is, sa example, is a single phase two wire line to line. So ito yung red and the black is the two ungrounded phase conductor, whereas itong white is the grounded service conductor. So papunta sa ating meter, sa ating ditong, in this case, service equipment. So
itong ating grounded conductor, ito na siya sa ating termination. So meron siyang main bonding jumper that is connected sa enclosure ng ating service equipment. And andito yung ating grounding electrode conductor that connects yung ating equipment grounding and the grounded conductor, dahil lang grounded yung system natin, sa ating grounding electrode. And also the equipment grounding conductor that provides a ground fault current path and normally connects yung ating mga non-current carrying metal parts ng ating system. So lahat pong ito is part po siya ng ating good practices sa engineering in relation po sa ating grounding system. So we do have the grounded conductor, the main bonding jumper, the grounding electrode, itong grounding electrode, the grounding electrode conductor, and the equipment grounded. On the grounding conductor pupunta sa ating mga loads. So we have to bond po yung ating different system electrodes. So utility, yung telephone, yung TV if meron, and other electrodes that is available. Even the lightning electrode, we have to bond po sa ating lahat ng mga electrodes. So in order to have the equipotential, so lahat po sila is bonded or connected po sila. The same din po ito. And so kung ito po yung different point ng mga services ng ating mga different na ginagamit na system, dapat magkaka-bond po sila para po mawala yung potential difference. So ito po yung banggit ko kanina, even the lightning protection, this is the electrode ng lightning protection system, bonded po sa iba-iba pang mga electrodes para wala po tayong potential difference. Ang tanong lang po doon, sino ang magbaband? Si power? Si telephone? Si internet? Si cable TV? Or sino? So yun ang question sa lahat, kung sino yung magbaband. So maiwan mostly ito kay customers sa atin as end user na magband po nito. Kapag meron tayong additional grounding rods sa ating system, ang mangyayari po kasi kung hindi tayo single point grounding system yung ating grounding electrodes is may another path po sa mga lightning and sa surges. So hindi lang po siya sa single point grounding na mangyayari. So mangyayari po niyan, let's say po may remote lightning na nangyari sa hindi man po sa ating facilities, sa nearby na puno, doon tumama yung kidlat. So pag tumama yung kidlat sa lupa, doesn't mean na stop na, tigil na lahat. Ang mangyayari po nun, tataas po yung potential difference. So magkakaroon tayo ng ground potential rise or tatawag tayo ng GPR. So lahat ng mga grounding electrodes na malapit is papasok po doon yung transient overvoltage or is that's a light caused by lightning. So kung hindi po banded yung ating mga grounding electrodes, magkakaroon po ng potential difference between these electrodes. So kapag banded po sila, sabay-sabay pong magre-raise yung ground potential, sabay-sabay rin siyang bababa. So yun yung importance po ng banding of different grounding electrodes. Kasi pag hindi po, it might result to untoward na mga catastrophic sa ating facilities. So minsan, maring we experience na kumikidlat, nasisira yung ating mga electronic na parts ng ating mga facilities. So mostly that is contributed sa grounding system po natin. So yun po yung isa sa mga observations po natin. Kapag nakidlatan, nasisira yung mga electronic parts ng ating mga iba-ibang equipment. So maaaring dahil sa meron tayong hindi difference na potential. So hindi siya equipotential yung ating mga different electrodes. So safety is for the PEC and EC in the IEEE Green Book. So minimum safety requirements for the power quality. We have to also use pa rin po itong mga standards and as well itong
IEEE Emerald Book. So I'm using ANSI standards for this reference for the sensitive equipment natin on how to grounding, how to ground, practice correct grounding. So common grounding problems, unang-una, ito ang common. Siguro sa atin naman malaking facilities, hindi po siya, hindi naman po siya ganun yung epekto niya. Pero yung common is the missing equipment grounding conductors. Multiple neutral to ground connections, ang grounded equipment or nagkaroon ng self-grounding, additional grounding rods, ground loops, and insufficient neutral conductor. So, as mentioned po kanina, wala tayong equipment conductor, grounding conductor, so medyo hindi po maganda yung maging efekto niya. And the same time, is wala tayong return path, effective ground fault current path, to clear yung ating ground fault kapag nangyari po yon through sa operation ng ating overcurrent protective device. So, kung wala tayong, di natin nakiklear yung fault, so nandyan lang yung current, paikot-ikot lang. So, it will create nuisance tripping po sa ating equipment, hindi po sa circuit breaker natin o sa ating fuses. So, multiple neutral to ground connection. So, sinasabi po natin na yung connection ng neutral into ground is at one common point sa ating service equipment. Dito lang. Nasabi po na, after po ng ating service equipment, wala na tayong connection between the grounded conductor or the neutral conductor, in this case, sa illustration, sa ground dito sa side na ito. Actually, nasa PEC po yan, yung ito, yung ganyang provision. So kung bubuksan po natin yung PEC at hanapin po yan, yung provision na yan, is makikita po siya natin sa page 101 sa bagong PEC. Page 101, so sa dito sa may section 2.50.2.5. So doon siya sa may load side grounding connection. Basahin ko po, hindi ko lang na-type kanina. So, load side grounding connection. A grounded conductor. So, ito sa ating pong illustration. Yung grounded conductor, ito. A grounded conductor shall not be connected to normally non-current carrying metal parts of equipment to equipment grounding conductors or be reconnected to ground on the load side of service disconnecting means except otherwise as permitted in this article. So clear po yung sinasabi po doon, no? Hindi po niya sinasabing neutral. Sinasabi po niya, ang grounded conductor, a grounded conductor, hindi natin siya i-coconnect sa equipment metal enclosures or to the equipment grounding conductor or to the ground at the load side of service equipment. Kung babasahin mo siya ng una, malilito ka. Kasi ang a grounded conductor, hindi mo siya i-coconnect sa ground or sa equipment grounding conductor sa load side ng service disconnecting means. So isipin mo, grounded conductor, hindi mo ito connect sa ground or sa equipment grounding conductor sa load side ng service equipment. Kasi it will create a parallel path, normal current na dadaloy. Wala tayong ground fault condition po dito, normal po yung ating operation. So sa example natin, itong line na ito, is nagbibigay ng yan, source dito sa ating load, and then yung return part niya is the neutral conductor in this case. And dito, nagkaroon ka ng connection to the enclosure that is
connected to the equipment grounding. So meron kang another path for ground or for return path. Isa sa ground, ito, equipment grounding, isa dito sa intended mo na conductor. So meron kang dalawang current path. So let's say, nasa 25th floor ka, nangyari ito. So isipin mo lahat ng available na path na dadaanan ng current doon sa hindi mo intended na daanan. Maring dadaan sa walls ng building, sa mga raceway, sa mga conduits, and saan pa mga tubo may dadaan na current. And may isa kaming case, actually hindi lang isang case, maraming case kami ng kitang ganito. So may complaints sa utility na nakukuryente yung mga tao na naghugas ng kamay. And yun pala is upon investigating, nagsukat kami dito, meron kami nakuwang 8 amperes dito. So, ibig sabihin, mayroong current na dumadaloy sa kanilang mga unintentional na path, itong mga equipment grounding sa mga enclosures. Maring ito, or maaring nagkapalit yung ground sa kayong neutral. Kaya malaga po yung color coding na ating sasabi, kapag grounded conductor, color white po yung grounded conductor natin. Regardless if we use as a circuit conductor or not, white po yung ating grounded conductor doon sa premises wiring. And the equipment grounding is the kulay green or minsan bare yung ating ginagawa. So, ganun po kataas yung current. Ibig sabihin, meron talagang connection sa wiring sa facilities na yon. So, we have advice na i-check po nila para makorrect po ito. So, ito po yung magangyari. Yan, same din po ito. So dito is normal, proper current flow. Ito naman nagkaroon ng circulating currents dahil sa connection to the ground. So yung case naman ito, kung makita nyo, is bukod sa nag-neutral to ground siya sa bawat distribution panel, meron pa siyang grounding electrode na nagbabang. So another fault, another flow ng current po dito. Another path ng current. Yan. So instead na ito lang yung normal current path niya, dito sa kanya, maraming current path. Kaya imagine nyo kung nasa iba-ibang floors yan. And kung meron kang mga sensitive na equipment or mga data processing that using the 0 volt as the reference ng signaling po nila. So it will create a nuisance, data corruption or notion stripping po sa ating facilities that will be able to karoon ng power quality problems po. So ito rin po yan. So alam po natin na yung ating mga computers are connected by the data communication, mga LAN cables through sa local area network. So kapag may neutral to ground connection and may grounding connection between these two, kung magkaroon ka dito ng grounding currents, pumaring masira yung ating mga data processes, magkaroon po ng misfiring yung ating mga signals. So ungrounded o yung self-grounding, ito rin yung nangyayari. So dahil meron tayong mga nalalaman na dirty ground yung sa power, so huwag natin gamitin yung grounding ng utility kasi madumi po yun. So ang gagawin po natin is magkaroon tayo ng sariling grounding electrode system. Yun ang mali po noon. Hindi po dapat ganoon yung ating gagawin kasi magkakaroon po ulit ng different potential or potential difference between these two points. So alam po natin na grounded po dito, meron kang grounding electrode, magbago ka na sarili kasi takot ka sa utility grounding na madumi, eh alam po natin na dito is sa ating source equipment is grounded din po yan through po sa ating grounding electrode and the same po sa ating source. So meron ka again potential difference.
So additional grounding rods, ito rin po siya. Ito naman po is yung wrong application ng isolated grounding na practice. So maganda yung intention po niya. So intention po niya sa illustration na ito is magkaroon siya ng isolated grounding. So isolated grounding, ang ginawa po nito is nagbaon siya ng sariling grounding electrode, which is hindi po niya binand sa grounding system ng utility. So sa case na ito. So hindi po ito approved ng electrical code, and at the same time, if meron kang ground fault again, so yung return path mo is dadaan sa lupa. Hindi siya dadaan sa ating equipment grounding conductors, which is the intended effective ground fault current path. So, yun yung mga different problems na na-encounter po and maaaring ninyong maranasan sa field, especially na magbaon ka na sariling grounding electrode or grounding rod, tapos hindi mo siya ibaband or i-connect doon sa system na grounding electrode. So, meron kang potential difference. So, mangyari nun is maaaring magkaroon ng problems doon sa ating mga data processing, sa mga ating IT equipment, and sa iba pa mga sensitive electronic equipment. And yung iba pa dyan ng mga problems is yung mga using yung neutral conductors. So insufficient yung conductor na size na ginagamit po natin. Kaya magandang practice is may kanya-kanya pong mga neutral conductor, yung bawat brand circuit. So they are not sharing po yung neutral conductor. And also yung iba pang mga concerns din is yung sa missing yung safety ground, neutral connection, and then yung sa ating system that we are not following yung mga practices including sa PEC. Like po yung when we are using the grounded conductor as the equipment grounding doon sa load side ng ating service equipment. So, di po ba yung iba, they're just using yung kapag line to ground yung system, yung two wires pa rin yung ginagamit po nila. So, dapat regardless kung line to line or line to ground yung ating system, lagi pong tatlo yung ating wires na papunta sa mga outlets. Isang hot conductor, the other one is the return path, either line to line or the grounded conductor, and the other one is the equipment grounding conductor or the green wire. So for this solution, of course, we have to observe proper grounding practices, proper isolated ground, separately derived system, isolated ground, and other methods na makapagpaganda sa ating system in relation po sa grounding and power quality. So ito po yung typical na diagram po ng ating 400Y 230 volts. So let's say po ito yung ating source transformer, bank in Y. So grounded po yung ating neutral kasi may neutral point po tayo dito. Grounded yung system, and then 400 volts line to line and 230 volts line to ground or line to neutral. In this case, may neutral po tayo kaya line to neutral. Papunta sa ating service equipment, so ito yung ating mga phase ABC, line 1, line 2, line 3, or the ungrounded phase conductor, or the ungrounded service entrance conductor, and the grounded service conductor, or the grounded conductor. So again po, meron ka ditong termination. So sabi ng code natin, kapag grounded yung ating system, we have to bring yung grounded conductor sa bawat service equipment at iban po siya doon. So nakaband siya dito through sa ating main banding jumper. And then grounding electrode
conductor and then the grounding electrode. So sabi kanina na at one point lang merong connection ang ating grounded conductor sa ating ground or the other bodies na connected sa ground, sa load side ng service equipment. Kaya po dito, sa mga succeeding na mga protective devices or panel boards is naka-insulate na or hindi na banded itong natawag din yan neutral bus or the grounded circuit bus. Whereas the equipment grounding conductor is banded pa rin po siya. Ito. And connected pa rin po siya sa enclosure na ito. Hanggang sa ating outlet, hanggang sa ating load. So, may equipment grounding conductor ka na, meron ka pang banding. Banding. So, pag may fault ka dito between a phase conductor and the ground return path, balik. If dito naman, yung fault na nangyari, so another, equipment grounding conductor, return path, balik sa system. If dito sa case naman, nagkaroon ng unintentional fault or connection between the ungrounded conductor and the metal parts na connected sa ground, so another one, dadaan siya dito, dahil sa may banding ka dito, balik ka. And if ever dito, sa ating service equipment mismo nagkaroon ng ground fault condition, let's say dito sa line side, dumaan, balik sa source. Kaya po mahalaga na ma-observe po natin yung proper grounding practices. Ito po sa ating sample na 400Y 230 volts. So ito po yung isang sample na picture na nakita lang po sa field. Huwag niyo po pansinin yung color coding na orange, that is for the high leg or bastard leg po ng ating delta na one phase ground po siya, or the mid top ground po ng one of the phase ng delta. So ito po yung neutral bus, this one. This one is the ground bus. So mapansin po natin na naka-insulate na po siya. This one also. So hindi po ito yung kanyang main service equipment. Makita niyo meron siyang transfer switch. So, maaari po yung kanyang service equipment is nasa dito pa, line side pa nito. So, tama po itong practice na naka-insulate siya. Maliban lang po sa color coding. For the isolated ground, kanina, so ito yung tamang practice na i-connect pa rin sa system ground. Pag sinabi pong isolated ground, para po siyang naka-insulate. So, kumbaga, naka-IG receptacle po tayo, yung kulay orange po yung kanyang tsura nun. And mangyari nun, para ka naka-express yung ating grounding conductor. Naka-express, ibig sabihin po, hindi po siya naka-band sa mga panel boards na dadaanan po niya. So, dire-diretso po siya from the service entrance hanggang doon sa ating gustong computer or load na gustong proteksyonan. Hindi po siya naka-band. Ang nagbaband po nun, either meron kang conduit ground or another separate or a separate na equipment grounding conductor for the purpose of banding. Ito is dire-diretso po siya. Para in case po na may mga fault or may mga noise po dito, hindi po mapektuan yung ating inoproteksyonan na load. Yan po yung isolated ground or mas maganda ang tawagin niya na insulated ground. Kasi insulated po itong ating grounding conductor. So another diagram po niya, let's say po, meron tayong ito, yung separately derived. So delta Y. So ito yung ating three-phase po natin. And then the neutral is grounded. Likewise, kung makita nyo, meron siyang neutral, meron siyang ground bus, and meron siyang naka-express. Kaya kung makita nyo pong itong green wave Y na terminations na wire sa illustration na ito, sinasabi po niya, passes through all intermediate
panel and boxes. So nakikidaan lang po siya. Hindi po siya nagbaban sa mga panels and boxes. Whereas ito pong isa, itong ground niya, yan, nagbaban po siya sa mga panel boards and boxes. Yun po yung pinagkaiba nila. And then, ito na po siya, IG receptacle. So ito yung insulated grounding conductor po natin. So yung ating green wire na ito, NG, dun lang po sa enclosure ng ating receptacle, whereas ito, dun mismo sa third prong ng outlet na ito, intended for the equipment na ating gagamitin. Yeah, ito po yung proper na pag-connect using isolated grounding. Ito po siya. Example na ito. So, any noise coming from this one, hindi po siya maapektuhan kasi naka-insulate po siya. Yan po yung kanyang pinagkaiba. And then the separately derived system. So separately derived system, so other system, shall let's say transformer, generator, other from the source. So ito naman ginamit natin is the transformer. Ibig sabihin po dito is walang connection between the primary and the secondary. Pati po yung kanyang neutral. Kaya dito po ang ginagamit is the delta. Kung mag-Y ka dito, walang neutral connection between the primary and the secondary. So, ang connected lang po dito is the grounding. So, the ground ng source. And then, sa ground sa primary, kasama itong frame ng transformer and the shield, of course, the neutral ng ating secondary. And kung meron kang malapit na grounding electrode, dun mo siya i-coconnect. Or, ang magandang practice po nito, meron pong iba na nagpo-provide ng common grounding electrode. So, let's say po, yung multi-story yung building mo, and then let's say every other floors meron kang transformer or every floors may transformer ka. So meron kang common grounding electrodes na pinapagapang hanggang doon sa floors natin sa taas. And doon siya nagbaband lahat. To. Yun po yung mga damn practice na ginagawa. Hindi po tayo nagbabaon ng grounding rod. Let's say po nasa 28th floor ka, mababaon ka ng grounding rod. Tatagos po yun sa floor below ninyo. Hindi po yun ang practice, but i-connect nyo po siya doon sa common grounding electrode. And mostly po makikita nyo po ito sa mga facilities natin na meron pong mga ground terminal sa mga gilid ng ating mga walls. Kasi ang magandang gamitin na grounding electrode is the building frame or the building steel. Kasi hanggang mismo sa lupa, connected po yun. Kaya dapat maganda na kapag available po yung ating building frame, we use it as the grounding electrode. So, pwede nyo siyang isupplement ng iba pang grounding electrodes na available, such as grounding rod, the ground ring, or the metal water pipes is available. Lahat ng grounding electrodes na available sa ating system, we have to use it and we have to band para yung system natin makikita niya as isang grounding electrode lang sila, lahat. So, ano yung relevance noon? So, kapag marami tayong grounding electrodes that banded, alam natin that when the resistance is connected in parallel, mababa yung total resistance. The same is true sa ating mga grounding electrodes that are connected and banded. They are connected in parallel. Kaya mababa po yung kanilang total na resistance. So, a combination po ng service separately derived system in the isolated ground. So, dito,
kung makita po is meron tayong similarity derived source. So, yung neutral po hindi connected, only the ground. Para magkontain ng equipotential. Equipotential po yan, connected lahat yan. Tapos, bukod sa naka-SDS ka o separately derived system, naka-isolated ground ka pa. Ito. Naka-IG source ka pa. Naka-IG yung system mo dito. Kaya, naka-SDS ka na, IG system ka pa. Kaya ang ganda ng grounding na practices na ginagawa. And yung last naman, as commonly applied sa mga large data processing, is the signal reference grid. So, meron kang mesh dito, although may grid ka, it doesn't mean na hindi ka nagagamit ng equipment grounding conductor. Nandyan pa rin si equipment grounding conductor. Sisipin nyo from the source, tapos ang layo na ng tinakbo ng ating green wire. So, ang baba na ng ang baba na nun, kumbaga hindi na siya equipotential between these two points, this point and then yung point na ito, hindi na equipotential kasi sobrang haba na. So, maaari ka na magkaroon ng potential difference dyan, may voltage ka na between these two points. Kaya, pwede ka maglagay ng signal reference grid. So let's say ulit, ito is galing sa ating building frame. Kaya mas maiksi, mas malapit siya. And ito yung grid po natin. So lahat po ng ating data processing equipment is connected po sila dyan. The body ground and as well as yung mga DC ground for the signal reference grid. So maiksi lang po sila. Kasi if ever na wala ka nito, equipping grounding lang, so mataas po yung resistance po dito sa mga high frequency signal reference po natin. Kaya mahalaga po na yung grounding system natin is designed to accomplish yung minimum objectives to. To summarize po yung presentation. So, dapat po walang load currents na magpo-flow sa ating grounding system under normal condition. Kung meron man tayong masukat na current, is mababa lang po yung current natin masusukat. Maybe due sa ating mga inductive or capacitive coupling and sa connection po ng ating mga arresters. But, kung makasukat tayo ng 0 ampere, actually, most likely, open yung ating ground connection. So, hindi siya maganda. So, mostly, meron tayong masukat na mabababang current sa ating pong grounding connection. Especially sa 400Y to 30 volts. Kasi we are using the grounded conductor as the circuit conductor through the neutral. Di po ba? So yung 230 volts line to neutral, pagdating doon sa ating equipment, meron kang current na dalawang dadaanan niya, di po ba? Isa sa ating grounded conductor, the white wire, and the other one sa lupa, sa ating grounding electrode. Kaya meron kang current na masusukat. Another thing is, hanggat maaari, yung equipotential reference is matchy po natin siya and yung mga devices natin is malapit po doon. So let's say po ito, example niya, signal reference grid. So mostly ito is 2 feet po yung mesh na ito. 2 feet po yung rectangular mesh na ito. Yan. And to achieve naman yung mga touch potentials sa safety risk natin na yun nga na yung equipotential pa rin and connected sa ating grounding system. Itong mga ito. And also na we have to observe na isa lang po yung neutral to ground connection. That is sa ating pong service equipment or pwede ka magkaroon ng iba pang neutral to ground connection kapag meron tayo mga separately derived system. And
Of course, lahat ng mga equipments, enclosures, raceways, na mga metal that are likely to be energized, dahil po sila is connected sa ground or grounded po sila through sa ating equipment grounding conductors. So this is my last slide po. So if you have any questions po, let us open na po yung ating pong Q&A po. Thank you. I think may mga questions na po sa chat. Ay, wait lang po. Share ko po muna yung last slide. Yeah. So, let us read po yung questions. Sige. Thank you, Wing. Parang wala si Natres, ha? Natres. Hello, yes. Dali lang. Kasi hindi daw makalagin yung isa, ngayon ko lang nabasa yung kanyang message. Nagtipat kami. Hello. Yan, may mga questions dito. Wait, ah. Yan. Wala ka, dudugin ka na ng questions. Vince, dami. Maganda po yan, ma'am. May questions kasi wala. Yeah. Sa DU po kasi minsan two-wire lang, line-to-line lang pinaprovide nila sa service. Pwede po ba natin sila i-require na mag-provide ng third wire for grounding, sabi ni Kenneth Molina. Hi Sir Kenneth, good afternoon po. Actually, required po talaga yung DU na magbigay po ng third wire for the grounding. So try nyo po sir to check po yung ating transformer po, if ever po na line-to-line po siya or line-to-ground. Makikita po natin yon yung kanya pong transformer connections. And kung wala po siyang ground, we have to call po yung attention ng DU to provide po yung third wire kasi it is a code violation. As mentioned po na the, kapag grounded po yung ating service, the grounded conductor should be extend and brought po sa ating kanyang-kanyang service equipment. So, required po yan, Sir Kenneth. You could call po yung attention po ng DU po natin. Thank you po. Okay. Thank you, Vince. Meron kay Alberto Ables. Are we going to separate the grounding of low voltage system from ELV system or it should be bonded? So, kaya sa tanong po ni Sir Alberto is kung we have to separate yung LV saka ELV, dapat po bonded po sila. Kasi we have to have an equipotential. So you could see po kanina, disimple po sa ating pong separate drive system na meron tayong voltage from the primary and meron tayong voltage from the secondary. So we have to have an equipotential sa lahat po ng mga grounding po natin. Yun po yung objective po ng ating grounding for power quality. We have to have an equipotential sa lahat po ng area para po in case na may mga surges, may mga lightning, wala po tayong potential difference between these two grounding system po natin. Thank you po Sir Albert sa tanong. Okay. Kay BJP Reyes naman, for a certain fault current that is 25 kiloampere, paano po i-compute yung minimum size ng grounding conductor na gagamitin? Kadalasan yung standard size na lang ginagamit. Yes po Sir Reyes, opo, PJP. So yung mostly po kasi naka-table po yung mga sizes ng ating grounding. So if you're saying po that 25 kA fault current, I think po that is not, parang hindi po siya sa grounding po yan. I think that is for the phase, parang short circuit current po yan, yung ganyang kalaki pong current na mag-generate po natin. Sobrang laki po niyan, 25 kA na yan. Kasi usually kapag sa ground fault, pag may ground fault po tayo, usually nasa, let's say po, assume natin na one-third ng ating line-to-line current, yung magiging ground fault natin. Kaya po yung ating pong ground fault protection was designed na one-third lang ng ating pong mga line-to-line na mga fault
Kaya kung yung ganyan po na 25K, masyado pong malaki yan for the ground fault po na available. So yung sizing po, depende po yun sa ating wires and meron pong available po na tables po noon. And usually po sa ating pong code, yung minimum size po ng mga banding jumpers na ginagamit na allowed is number 6. Yun po yung minimum size po ng jumpers po natin. Thank you po, Sir PJP, for the question. Okay, thank you. Kay Mr. Engineer Percival Baga. Sir, I have a question po. Kung ang power supply source are neutral grounded generator, ito na po ba ang banding at hindi na mag-band sa first disconnecting switch? Thank you po, Sir Baga, sa inyo pong tanong. So, dito po is neutral grounded po yung generator. Ibig sabihin po is wala po tayong, at this point po, we're not connected po sa DU, sa generator po tayo. So, kung meron tayong grounded sa doon sa ating generator, kahit po wala tayong connection po sa ating first disconnecting, so para po siyang ano din yung sa separately derived system, pwede pong sa transformer, sa generator, or sa first disconnecting means magkaroon ka ng neutral to ground connection. So tama po yun, either po sa dalawa, genset o sa first disconnecting means yung ating neutral to ground connection po. Kung sa transformer naman, let's say po transformer, or sa generator na din, sa akin po, I prefer na nasa first disconnecting means po yung connection dalawa. Kasi mas madali nyo pong makita kumpara mismo sa genset per se o sa transformer kasi hindi natin siya agad-agad ma-access. So kung dun sa ating first disconnecting means, makita nyo po agad yung integrity ng neutral and ground na connection. Thank you po, Sir Baga, for that question. O, ito naman kay Aljon Season. Kung line to neutral ang connection, papadaanin pa ba ang neutral sa breaker? Sa ating pong code, sinasabi na yung grounded conductor, dapat wala po siyang overcurrent protection. Pero may mga practice po tayo na may mga for the three-phase na circuit breakers, meron po tayong four poles. Yung iba po is using for the neutral. But definitely, hindi natin kailangan i-break po yung grounded conductor or the neutral. So may certain practices po tayong na hindi siya dapat dine-break po. Yung code lang po sinasabi na kapag simultaneous, sabay-sabay na mag-cut, pwede natin gamitin na ipadaan po sa neutral yung ating, sa padaan po sa breaker yung ating pong neutral. But I think that is only for the load side ng ating service equipment. Kasi sa ating service equipment, hindi po siya dapat dadaan sa breaker. Kasi yung ating code po sinasabi that the grounded conductor should be brought sa ating service disconnecting mains and i-band sa ating service disconnecting mains na enclosure. So kung dadaan natin siya sa breaker, doon sa ating main service equipment, and then nagkaroon tayo ng, let's say po, ng maintenance, we open po yung ating circuit breaker, nagkaroon po ng break yung ating grounded conductor. Tapos nagkaroon ng trouble or ng anything. So hindi tayo magkakaroon ng return path. Or at the same time, kung may maintenance ka, naka-open yung breaker mo, pero may source ka pa rin, kung may kidlat, hindi mo siya madidissipate dun sa ground kasi putol. Kaya hindi po natin siya papadaanin sa breaker kapag sa service equipment. Pwede po doon sa load side, ina-allow po ng code natin. Pero in general rule, hindi po dapat nagkaroon ng break po yung ating grounded conductor or yung ating neutral conductor. Thank you po, Sir Aljan, for that question. Okay. Kay Sir Benedict Escala naman. Sir, is it allowable po na maglalagay ng multiple ground rod per panel per dwelling units or facility? Ito po yung kaninang binabanggit po natin na yung additional grounding rods will create a problem unless po that we ban yung mga grounding rods po natin. So dito po, multiple grounding rods per panel, per dwelling units. So, dami po nito, no? Per panel, per dwelling units. Siguro po you're saying po, Sir Benedict, na let's say po sa isang community or sa isang magkakasunod na bahay, so kanyang-kanyang grounding rod po sila sa bawat panel po nila.
Actually, yung ating code po sinasabi po niya na per service. So, sabihin po, isang service wire, ibang isang service track, isang grounding electrode or isang grounding rod or grounding electrode system. Yun na po yung sinasabi niya. So, pwede niyo pong gawin yan basta i-band niyo po yung lahat po ng grounding rod na inyo pong binabanggit. Para po kayong naka-ground ring po niyan. Thank you po, Sir Benedict. Okay. Sabi ni Sir Renante Enerlas, pwede po ba mag-band sa mga rebars? When you say po, Sir, band sa mga rebars, baka po you're mentioning po, Sir Renante, na gawin niyo po siyang grounding electrode, yung ating pong rebars. Pwede niyo po siyang gawin, pero for the benefit of the doubt, maganda po na magkaroon kayo ng sariling grounding electrode system. Kasi pwede niyo po siyang gawin as woofer grounding, yung ganong type po. Pero mas ganda po na meron kayong separate na grounding electrode system and then you band and you interconnect them. And if maganda pa na, ma-check nyo rin po yung integrity ng grounding nyo through using po sa mga ground resistance test po natin. Thank you po, Sir Renante. Thank you. Yun, eto may nagtatanong, saan daw ba makakakuha ng Meralco handbook? So Meralco handbook po kasi that is only used for the internal po sa Meralco, although I'm sharing po some parts. So hindi po siya ina-allowed po na ibigay pa sa mga customers, although meron akong iba nakikita ang mga ginagamit po nila. Ang usually po, yung bibigyan po yung Meralco handbook is yung sa, eto. Ito. Power quality. Ito yung binibigay na handbook sa mga customers. So, andito yung sa mga power quality. And then, kung makita po ninyo, Yan, sa harap. Alisin po yung background. pwede siguro apply na lang sa Meralco. Paano so, maka-avail yan din? Ito po ma'am, ibigay po ito ng mga RMs natin. Pwede po yung RMs po ito. And this is available po sa online, sa website ni Meralco. Sa website. Pwede downloadable din. Yes po. This is downloadable po sa website ni Meralco. So parang mini handbook po siya ng power quality. Ito. Pwede po siya. Downloadable po. Yeah. So pwede nyo i-download dun sa website ni Meralco, guys, if you will be needing one. Okay? Pwede nyo po i-search po sa Google. Ito. Makita nyo po yung link. Downloadable. Okay. Thank you, Vince. Meron din tanong pa si Sir Victorino Rivera. He observed that at least two distribution company not providing system grounding and ground line. What government agency can compel them to provide? I think po government agencies, the local government units, o kaya yung pong sa mga PESA naman, PESA po yung pwede pong magsabi po sa ano, sa ating mga LGUs na hindi po nakapag-comply po sa grounding system po natin as prescribed po ng PEC. Yan po, Sir Victorino. Okay. Si Sir Joel Arjona, are you still going to recommend SPD, both primary and secondary, when there is a very good grounding system? Yes. Sir Joel, isa sa mga kids sa Facebook to. So Sir Joel, good afternoon po. Good day. So yes po, I'm still going to recommend po yung SPD kasi one of the requirements of SPD is to have a good, very good grounding system. Kasi if we have an SPD and we do not have a good grounding system, useless po yung ating mga SPDs. So para lang po siyang mga palamuti, kung wala po yung grounding, magandang grounding system sa ating pong mga SPDs. Wala po siyang means to dissipate po yung excessive na mga voltages, over voltages po sa ground. Kung, kaya nga po yung ating pong design sa mga SPDs is short lang yung wires para hindi po siya magkaroon ng resistance para mabilis po niya ma-dissipate to the ground po yung over voltage po. Thank you po Sir Joel for that question. Okay, si Sir Benedict ulit. Is isolated grounding for the circuit branches allowable without terminating it back to the power panel? So yung isolated grounding po kanina as described po and as explained, so direkta po siya from our service equipment hanggang doon po sa ating outlet that we intend for the isolated ground. So wala po siyang termination between the panels, the boxes, in between the service equipment and the
output po ng ating intended na data processing or mga IT equipment po, Sir Benedict. Thank you po. Okay. Kay Sir Monsul Gambit, Engineer, good afternoon. Possible po na makakos ng death ang return of current ng neutral sa ating service drop? So, maaring mag-cos po ng death. Maari. Kasi alam po natin that current will flow sa ating body is very fatal. Fatal siya. And yun nga, pag saying fatal, pwede tayong mamatay po doon. Hazardous po siya. So, sa ating po mga service drop, especially po yung ating mga line to ground na mga services, so mayroon pong current na lumadaloy po sa ating return path, either po sa neutral or sa ating pong grounding conductor. Kaya po, we have to check po yung integrity po ng ating grounding, especially po yung sa grounding, sa grounding electrode. Kasi di po ba, let's say po sa ating service equipment, nandun po yung ating grounding electrode na nakabaon, let's say po yung ground rod. So kapag hindi po natin na check or nami-maintain po yung integrity ng connection ng grounding electrode conductor and the grounding electrode, so maaari pong hindi na maganda yung connection. So in case po that humawak po tayo doon sa equipment na yun, let's say service equipment, magpo-flow po yung current sa atin kasi hindi na po tayo shorted ng grounding electrode and the grounding electrode conductor. Kaya po, yun po yung safety natin. We as a person are shorted or shunted ng grounding electrode conductor, hindi grounding electrode in reference po sa lupa. Kaya nakalungkot lang po na ninanakaw yung ating mga grounding systems sa mga utilities, pinuputol yung mga conductors. But that is the safety po ng everyone, especially po ng public. Thank you po, Sir, for the question po, Sir Monsur. Sir Rayan Mapanaw, paano po kung line to ground 230 volt ang supply po ng DU, can we install isolated ground rod to serve po as our ground path for our panel board? Actually po, Sir Rayan, yung regardless po kung line to ground or line to line 230 volts po yung ating system, we have to provide pa rin po grounding rod sa ating po mga panel board. So huwag po tayo mag-install po ng isolated ground rod to serve po sa ating po mga panel board for the path. So kumbaga, yung sabi ko po is, nandun pa rin po yung ating grounding rod sa ating service equipment, and then sa mga succeeding panel boards po natin is yung ating pong equipment grounding conductor na po yung magbaban po sa mga panel. So pwede nyo po malagay ng mga grounding rod sa panel boards, but it will create po another path, especially po may mga kidlat. Kaya maganda po na banded pa rin po yun. May mga banding po yung ating mga different po na mga grounding rods or grounding electrode po sa system. Thank you po, Sir Rayan. Okay. Kay Sir Glenn Bonilla. Sir, if the ECB is about 15 meters to 20 meters away from MDP, shall we install another ground rod at MDP or not po? So, Sir Glenn, as mentioned po na hindi po tayo advisable to install another ground rod. It will create po another path po and hindi po sila equipotential unless po we band. Hindi po natin siya i-band through the equipment grounding conductor, but we band po yung dalawang grounding electrode po natin. So kapag banded po yung ating mga grounding electrodes, so kanina po nabanggit ko na para tayong merong iisang grounding electrode system. So nakaparallel lang po yung mga grounding electrodes po natin. So huwag po tayong mag-rely lang sa ating pong ground, sa ating pong equipment grounding conductor para po doon natin i-connect yung ating mga additional ground rod. But we have to provide a bonding jumper between these two grounding electrodes, or sa case po ninyo, Sir Glenn, grounding rods po. Thank you. Sir daw, sabi ni Dexter Ballesteros, how about the lightning protection system? Is it required to bond in building grounding system? So, kanina po, Sir Dexter, balikan ko po para po makita po ninyo.
Diniscuss ko po ito kanina, Sir Dexter, yung iban po sila. So ito po tayo, may example tayo dito na pictures na banded po yung ating lightning protection system sa ating pong supply na grounding system po. So banded po sila. So kung available po, meron tayong ganyan sa ating pong facilities, we have to band as required po ng ating electrical code. Thank you po, Sir Dexter, for the question. Okay. Yung static grounding system, paano po yung system na yon? Sabi ni Marlon Barolo. So static grounding system. Actually, wala po siyang separate na system yung static. Ang sinasabi lang natin that kung makita nyo po sa mga manufacturing, sa ating po mga planta, may static band po yung ating mga personnel. And nakakonect po yun sa grounding para po mawala po yung static electricity sa ating pong mga personnel, both by their fabrics, the garments, or anything na nag-cause po ng static. So that is one way po to remove yung static. So may static band po sila. Or yung iba naman po, kung ano tayo, that yung gumagawa po ng computer, kung mabasa nyo po yung mga iba, before you touch yung mga parts ng computer such as motherboards, mga video cards, you have to release yung ground or yung static sa ating katawan. So we touch po yung mga grounding na mga bodies, like po yung mga minsan yung mga sa tubo, nawakan natin yun, o kaya kung wala natin na grounded yung tubo, nawakan natin yun, o kaya iba pang place para lang ma-dissipate natin yung static sa ating katawan. Yun po, Miss Sir Marlon. Yep. Okay, thank you, Vince. Meron pa dito kay Benedict ulit. Redundant po ba kung may grounding rod sa genset, then yung genset run through MTS, the one with MBJ to MDP, if si MDP already with GEC na din going to the electric meter down to ground rod? Basahin ko po muna. Benedict, medyo nagulunan ako sa tanong eh. Redundant po ba kung may grounding rod sa genset, so may grounding rod sa genset, then yung grounding electric conductor run through sa MTS with MBJ to MDP, if si MDP already with GEC na din going to electric meter. Medyo confusing na po, sir, yung inyong tanong, pero nasabi niyo dito. Pwede po siyang i-unmute. Pwede po, Ms. Algovji. Yeah. Sir Benedict Escala, kindly unmute yourself and expound your question para at least magkaintindihan, makuha ko ano yung talagang gusto nyo pong itanong. Then Sir Vince can answer you also with clarity. Sir Benedict Escala, are you with us? Hello? You can unmute po. Allowed kayong mag-unmute naman. Sir Benedict. Sir Benedict, tapos na ang Halloween joke. Benedict, nasaan ka na? Okay, let's leave it as is muna. Wala pa siya. Si PJP ulit. Yung iba pong Meralco poles, may mga earth rod na nakalagay pero yung iba wala naman. Meron po ba standard ang Meralco sa pole grounding kung every pole or every alternate pole? Sir PJP, every pole po may grounding po si Meralco. Siguro po hindi niyo lang po napansin kasi yung iba po is wala po siyang grounding rod, but we're using po yung ground wire po na nakapulupot po yun sa ilalim po ng poste. Yung po yung kanyang grounding connection po niya. So kung may mga grounding rod po dyan, mostly yung iba po dyan, that is for the, yung iba po yung bagong standard ni Meralco. And kung makikita nyo po na several grounding rods within the sa poste na yon, yun po yung correction po niya. Kaya kung may makita po kayong grounding wire na umiikot po sa poste, ibig sabihin po, that is to supplement yung grounding wire na nasa loob po ng poste. Kaya kung tingnan nyo po yung poste ni utility ni Meralco, usually po yung grounding wire po nasa loob ng poste.
lalabas lang po yun, pukunit po sa neutral. Tapos doon po sa loob po ng poste yung ground, papunta po doon sa base ng poste. Tapos kung may mga grounding rod sa labas, yun yan, nakapulupot na yung grounding wire. That is for the correction. Ibig sabihin po, nagsukat po si Miralco and nakita po na mababa na yung, mataas na yung resistance sa standard ni Miralco. So, nagdagdag po ng grounding rod. Baka yun po yung inyo po nakikita. But definitely lahat po ng poste is multiple grounding system po si Miralco as utility. Thank you po, Sir PJP. Tinago lang pala nila. Okay, Boots Bravo. I encounter a problem but I still not understand. Okay, kwento to ha. Makatulog kayo. Joke lang. We have a Y2Y connection. The utility provides us a 4Y, which is yung pang-apat na wire is neutral from utility. But when it was bonded or connected to our system, one fuse link is at fault, so that the possible fault doon. What are the possible faults daw doon? However, when the fourth wire is not connected for neutral ground in our system, there is no fault that happens. Okay. Mabigat yung tanong ni Sir Boots. So kung iintindihin ko po, kapag hindi niya i-connect yung ground wire o yung fourth wire, walang fault na nangyayari. Pag i-connect niya yung fourth wire o yung ground wire, nagkakaroon ng fault nangyayari. So ang may kasalanan yung fourth wire. So maaring, tingnan niyo po sir, hindi ko po sir masagot directly. Maaring may mga fault po doon sa ating facilities. Minsan po yung fault is kung meron po kayong mga PTCTs, instrument transformers, baka doon po yung fault, o sa ating po mga arresters, baka nandun po yung fault, Sir Butch. Kaya maganda po ma-check po natin and also to test po yung mga ito. Kasi usually po doon po mga nakikita namin by experience na nagkukos po ng problem sa mga PTCTs and sa mga ating pong arresters. So baka po yung meron na po doon yung leakage po sa insulation po niya. Check niyo po, Sir Boots, kasi parang unlikely to happen that we connect yung ground is magkakaroon po siya ng fault unless meron tayong fault doon sa ating pong load side. Thank you po, Sir Boots. And that's the possibility. Ito, haba ng pangalan niya, acronym. From BGHMCEFMO. Grabe kang magtago, ha? Sa equipment grounding concern po sana, ask ko lang kung acceptable grounding ang pag-bolt noong equipment grounding conductor sa pinakamalapit na metal steel member ng structure ng building. Sa situation po kasi nagpapalatag ang supplier ng medical equipment ng panibagong grounding conductor to and from ground level mismo. Pero nasa fourth floor, kaya hindi siya maganda dahil sa impedance generated by the long running line. Ayaw din po nila i-connect sa existing common grounding bus bar namin sa panel board kasi daw baka may interference sa quality output ng medical equipment nila. So, problema, solution wins. Yun po, Sir BG, Guru Hospital siguro ito, si BGHMC Medical Center. Baka Bonifacio Global Hospital and Medical Center, no? Opo. Opo, interest siya. So, tama po kayo, sir, na yung magigyo po kanina, magandang practice po, na yung ating pong mga, kung sa mga gate po ng ating building, nandiyan po yung mga ground terminal na we provided as a common grounding electrode conductor. And kumbaga, dalawa po yan, sir, ang ating gagamitin. Yung isa po natin is the equipment grounding conductor na kasama ng ating pong phase conductor. Kasi mas maganda na routed. Actually, hindi mas maganda. Dapat routed yung ating pong equipment grounding conductor sa ating phase conductor. So yung pong another connection po sa building steel na inyo po minabanggit, that is to supplement yung ating pong equipment grounding conductor. So hindi po siya para alisin po natin yung ating pong equipment grounding conductor that is routed sa ating pong phase conductor, but that is to supplement. So dalawa po sir yung connection po ninyo mangyayari po doon sa ating pong napaka-sensitive po na hospital equipment po. Thank you po, sir. Or ma'am.
Okay, Percival Bago ulit. Ah, okay. Meralco, ito, nag-send na si Sir Joel ng pwede niyong pang-downloadan. Okay? Sir Vincent, ask lang po ako about yung Delta connected na ground rod. Ano po ang benefit nun? From John Celestino Kanama. Actually, yung tanong niyo po siguro sa dito Sir John Celestino is yung ating pong Delta is grounded po siya. So, mari pong sa corner grounding or sa one phase that is mid-top grounding. Yung pong sa one phase mid-top grounding, yung kanyang pong advantage, if ever po na may 460 volts ka, and then meron kang 230 volts na single phase. So, yung 460 volts mo, that is line to line, and then meron kang 230 volts na line to ground using po doon sa ating delta midpoint grounding. So, yun po yung isa sa mga advantage po niya, benefit po niya. And one naman sa mga delta corner ground na connection. So, usually, wala naman siya masyadong pinagkaiba sa benefit ng iba pang grounding system. Kundi yung isa lang po niyang corner lang is grounded lang po siya. So, by that time, wala kang neutral and hindi mo siya maaaring may mga case na magtataka kayo sa field na yung isang leg nyo, when you measure between the face and the ground, is zero siya. Kasi nga, corner grounding po siya. So, wala po siyang halos naman na pagkaiba. Importante po, kung ano man po yung ating magamit na different types na connection, importante po, kung grounded yung ating system, we have to observe po yung ating pong ang sinasabi that the grounded conductor, dalhin po natin at iban sa ating po mga panel boards sa main disconnecting means. Thank you po, Sir John Sistine. Thanks, Vince. Kay Warlito Baya, pwede po ba magdugtong ng wire sa SPD if pwede mga ilang meters daw? Oh. So as mentioned po kanina na ang maaari, maiksi yung ating wire sa SPD. So as short as possible, hindi ko lang po sure, Sir Warlito, kung ilang meters, pero hindi po natin siya meters. Kasi po, meters na pinag-usapan, mukhang masyado na pong mahaba po ito. Kumbaga, yung ating pong SPDs, dapat po, nandito na yung ating grounding wire na available. So, i-connect na po natin siya. Kaya po, kung makita nyo po yung mga SPDs, maiksi lang po yung wire po talaga niya. Kasi yun po yung talagang design niya. As shortest as possible, hindi po natin siya pinapaiikot-ikot. As shortest as possible po. Kaya parang hindi po siya advisable na dugtungan po natin yung wires po ng ating SPD. Maaari nyo po sigurong gawin na ilapit nyo po yung ating grounding wire po sa ating pong SPD para po may connect po siya. Thank you po, Sir Warley. Okay. Hey, Wilmer Baak, how about po ang grounding ng PV system? Okay, so nagtanong. Grounding ng PV system. Okay. Actually, hindi ko siya pinakita kasi yung topic ko is about sa grounding sa power quality. But para na rin sa kay Sir Belmar, so ito po sir para po sa additional information na rin po. Wait lang po sir. Iyon ako ulit yung presentation. Share ko po ulit. Maraming nagte-thank you sa very clear na discussion mo. Very comprehensive discussion, Vince. So, ito po yung simplified po na solar PV single line diagram po natin. So, ito po yung supply from utility like Meralco. So presently po kasi hindi pa masyado hindi pa naglabas ng bagong guidelines from the ERC in relation po sa REC meter. Pero regardless, ito yung ating ititingnan. So ito po yung ating sub-equipment kumbaga. So ito yung ating PVs, ito yung ating mga modules, yung junction box, yung combiner, and then yung DC disconnect. So you could see po yung mga broken lines. Yan. So interconnected po yan, yung ating pong grounding. So from the our solar modules, papunta sa junction box, hanggang sa combiner, hanggang sa inverter.
So kung meron ka ditong REC meter, let's say nandito sa case na ito, yan dadaan po siya. Pero baka yung ating REC meter, baka dito papalagay po yun. So kung makita po natin na isa lang po yung ating grounding electrode na ginagamit. So ito pong source is taken po sa ito, yan, solar photovoltaic basic Asian white. But sinasabi din po sa Solar America na ito rin another na alternative sa grounding. So ito optional po siya. Pero as mentioned po kanina, once we provide a grounding electrode sa another place, dapat i-ban po natin siya para wala po tayong potential difference, kumbaga. And also, kung makita po natin ito yung note po niya, yung AC equipment grounding also serve as the DC grounding electrode. Ito po yung existing grounding electrode po, let's say po sa power, sa utility po natin ito. May isa pa po dito, yan. So, ito po, yan, ibaban po yan. Iban din po ito. Pero usually, pwede na po yung isa, yung kanina, ito. But if gusto po yung magkaroon dito ng grounding rod pa, at other points, iban po natin. Yun po sir, yung sa pag-ground po ng ating mga solar PV po. And hope po na meron pa tayong ma-discuss po about this. Thank you po sa question. IIEE Mike, kung magkakalayo ang mga electrical equipment like sa industrial plants, pwede po ba na-separate ang grounding system? Yun po yung ating iniiwasan po, Sir Mike, na magka-separate po ng grounding system. Kaya po maganda na kanina napansin niyo po na mayroon pong common grounding electrode o kaya we practice, let's say po, sa inyong case po kasi industrial plants, kasi yung iba po high-rise building, so yung building frame nga, yung structure, is ginagamit po nila as the grounding electrode. So sa inyo po sa planta, pwede nyo pong gamitin din po yung ating pong building frame. So kung mapansin nyo po sa ibang facilities, may mga ground terminal po sa mga walls ng building. But it doesn't mean po kanina, as mentioned na, hindi nyo na po gagamitin pa yung equipment grounding conductor na routed kasama ng ating mga phase conductor. So that is just to supplement po para hindi na po tayo magdagdag pa ng additional grounding rod or grounding electrodes po sa other parts po elsewhere ng ating pong industrial plants. So maganda po i-practice po na yung building frame, gawin po natin siyang grounding electrode para po mas maganda po yung ating pong connectivity at saka yung ating pong resistance mas mababa. Thank you po, Sir Mike. Yan, pwede nang mag-unmute si Sir Benedict Escala. Sir Benedict. O sa generator. Yeah. Naka-unmute ka na. Ma'am, thank you po. Engineer, good afternoon. Regarding po sa, ano sir, sa yung kanina sa separately derived or dun sa, ano, pag may genset po. Mm. And then yung control panel na, meron na po siyang grounding rod. And then dun sa MTS, nagpatakbo ulit ng, ano, GEC. And then from that ano from MTS 'di ba andun na rin yung supply ni ano ni from DU and then terminate din po doon may bus bar doon naka-terminate din po yung neutral ni from DU. Okay lang po ba yon na ano may grounding rod din sa may service equipment and then may grounding rod din doon sa tabi ng genset. Yun po ba sir yung ating pumang transfer switch is naka pati po ba yung ating neutral po ba is naka ano din po naka-switch din po ba? Hindi po sir, hindi po. So hindi po siya sir ground, hindi po siya separately drive system. It will create po sir a ground loop or mga objectionable current po doon kasi meron tayong dalawang grounding po na nangyari. Dapat po either po sa genset na grounding ka or wala kapag hindi naka-switch po yung ating neutral. Wait lang po, sir. Para po mas ma-visualize po ninyo. Hindi ko po ito pinakita kasi yung topic nga is grounding in relation po sa power quality. Kaya ito okay. Po yung for example. So baka po ito po yung inyong pong gustong sabihin na yung inyong genset, may grounding siya. Tapos may grounding po yung ating normal po si utility. Tapos nagkataon, yung ating pong neutral,
is hindi po siya nakaswitch, parang ito po siya. Ang mangyari po niyan, kung hindi po siya nakaswitch tapos may ground ka dito, tapos you are using the neutral as the circuit conductor, may current sir na dadaloy dito, papunta doon sa genset. So, hindi ko magaling drawing eh. So let's say po, naka-ground ka dito. And, so may current ka dito sa dadaloy. Galing po dito kasi hindi po siya naka-switch. So, yun yung mahirap po doon. Meron ka ditong objectionable current. Tapos, baka yung dito malamang, banded to sa neutral ang genset mo, itong equipment grounding. Kaya meron kang kakarent na dadaloy dito sa equipment grounding. E maganda, kung may grounding rod ka dyan, i-switch mo po yung neutral. Kung hindi nakaswitch yung neutral, tanggalin nyo po yung grounding rod saka yung connection nitong equipment grounding. Yan po, Sir Benedict. Opo, nagpagod po yung inyong tanong mo. Okay. Fred Bisnar, what can you say? Ground rod connected to generator body daw ba? Is this correct or not? Wait lang po. Basahin ko po ulit. Yeah. Ground rod daw connected to generator body, is it correct or not? Yung po sir, kinapakita ko po, the grounding is connected to the generator body, pero wala po siyang grounding rod, kumbaga. Only the equipment grounding conductor. Kaya maganda kung meron tayong ground rod is we have to switch po yung ating neutral kung we are using the neutral as a circuit conductor. Pero kung yung purpose nyo po ng grounding rod is to have another reference to the ground, so ibang usapan naman po yun, sir. So kanina yung pinakita ko pong separately derived system, balikan po ulit natin para mas makita po natin ito. So, let's say po, ito po yung binabanggit nyo kanina, the grounding rod is connected po sa frame ng ating generator. So, kung connected po siya dyan, kung makita po natin dito, hindi po nakaswitch. Ah, nakaswitch po pala yung ating neutral. Para in case na hindi natin ginagamit yung generator, ito yung connection niya to the earth. Ayan. Pwede po yan. Pero, kung yan, hindi natin siya ginagamit, dapat walang connection para wala kang another source papunta sa equipment grounding po natin. Kasi mangyari po niyan, kakamtayin ng objectionable current. Meron pong current na dadaan sa ating equipment grounding conductor kapag hindi po nakaswitch. Kaya po tinanggal po dito yung grounding rod. Saka yung connection ng ground nito, hindi siya naka-connect sa ground. Hindi siya intentionally grounded yung ating generator. Sa case po ninyo, parang ang pagkaintindi ko is yung genset nyo is ginround po ninyo through the grounding rod at hindi po siya i-connect sa equipment grounding. Parang yun po yung gusto nyong sabihin. So wala po tayong equipotential pag ganun po yung ating gagawin po, sir. So ito po yung magandang practice po na pwede natin gawin. Thank you po. Thank you, Vince. Kay Christian Eric Hugno, sir, sa 69 kV 13.8 kV delta Y multi-grounded system, pwede po bang i-band ang groundings ng 69 kV to 13.8? So wala po siyang kinakaiba kanina po, Sir Christian. Na yung ating pong mga grounding is common po yan, multi-grounded. Even po si utility, makita nyo po na from the substation and then papunta sa distribution niya, multi-grounded yung system, interconnected po yung ground, hindi po yung neutral, yung ground po.
interconnected po siya. May case lang po na interconnected yung neutral ng primary sa kanilang secondary kapag YY yung ating gagamitin na connection. Sa case po ninyo na delta 2Y, interconnected po siya yung grounding na yun. So parang po kanina yung sa IEEE na pinakita natin na example, delta 2Y, interconnected po yung ground ng primary saka sa ground ng secondary. Pero depende po rin po sa design natin kung gusto nyo po na walang connection ng dalawa. So putol po yung ating hindi po siya equipotential kumbaga yung ating primary winding saka sa secondary winding sa Christian. Thank you po. Okay, sabi ni Boots, balik tayo dun sa delta. Ano, how does the corner grounded delta affect the grounding system? I think wala naman po siyang ganong effect po, Sir Boots, kung corner delta po yung ating gagamitin. Yun nga lang po na yung pong one phase natin is naka-ground po siya. And usually po, ginagamit po yun ng ating pong mga ibang mga industrial facilities, yung corner grounding system. So, nandiyan pa rin po, meron kang grounding, meron ka pa rin yung phase conductor mo. So, kumbaga, pagdating mo sa outlet, tatlo pa rin po siya. Let's say po, yung isang hot wire mo na hindi siya grounded, yung hot wire mo na grounded, at saka yung equipment grounding conductor natin. So, nandun pa rin po sila sa servos, magkasama pa rin po sila. Actually, masabi ko po na ungrounded or grounded yung ating system, lagi pong tatlo yung ating po mga outlets. Lagi pong mayroong equipment grounding conductor. So kumbaga, ungrounded yung ating system o yung source natin or grounded, hindi po nawawala si equipment grounding conductor. Hindi po nawawala si grounding electrode conductor. Ang nawawala lang po si grounded conductor. So nandyan pa rin po lagi yung equipment grounding conductor, si grounding electrode conductor, grounding electrode, grounded or ungrounded yung ating system. Nandyan po sila. Thank you po, Sir Boots. Okay, sabi ni Felipe Natividad, kung 2 wires lang po ang binigay ni DU, is it still good to install grounding rod and grounding equipment wire? Actually, Sir Felipe, I assume na ito po you're saying na line to ground kung 2 wires yung binigay ni DU. So kung 2 wires na line to ground, meron pa rin tayong grounding rod at equipment grounding conductor. So yun nga po, as nasabi ko kanina na ungrounded or grounded, laging pong meron yan, yung equipment grounding conductor saka grounding electrode. So regardless po ng system ng DU, laging pong dapat meron tayong grounding electrode, grounding electrode conductor saka equipment grounding conductor. Ang kung bakit po siya nandiyan, required po siya. Let's say po, yun nga, yung equipotential kasama na po yun. So let's say po meron yung ground fault po sa isa nating line. So may ground fault, of course, hindi po mag-trip yung ating circuit breaker kasi ungrounded yung ating system. But if ever na merong another ground fault from the other phase, so parang ginawa natin, line A to ground, line B to ground, so we connected line A and B. So short circuit po siya, that will operate po yung ating overcurrent protective device. Ayun po isa sa mga dahilan kung bakit nandiyan pa rin po yung dalawang ngayon. Thank you po for the question. Ito, additional siguro info yung topic natin kanina, nagkaka-fault kapag fault collector daw ang ground. Okay. From Dion Urbina, in a separate derived system, do we still need to connect the genset into separate grounding electrode? How about the connection of the neutral in a 400-volt system? So yun po yung kanina po, Sir John, yung pinakita ko pong diagram. So sabi niyo po, non-separate drive system. So kanina, yung connected po yung sa grounded conductor from the utility and then also doon sa ating pong generator. So wala po tayong switching ng neutrals na nangyayari.
So yung ating pong genset, hindi po siya naka-connect sa separate ground rod as you asked po dito. So same din po yung connection niya sa 400 volt system po natin. Thank you po, Sir John. Okay. So may direct message. Sir, what would be the effect or is there any effect sa loads like medical devices? If iisang equipment ground conductor lang ang terminate sa iba't ibang SPO and CO but with different circuit branch. So, isa lang yung ginamit na equipment grounding conductor. So, yun po yung sa mga hindi po magandang practices po na ating pong nakikita sa field. Kaya we have conducted this seminar para po mag-correct natin yung kasi lalo na po yan is medical facility po yun. So, whereas na pag medical facilities is mas mataas po yung standard na dapat po sundin po nila. Kaya malaga po sir na we practice po yung nasa electrical code na yung kanya, bawat circuit, brand circuit natin is may kanya-kanya po silang mga equipment grounding conductor. Thank you po. Okay. So kay Rex Magat, sa grounding sa mga ELV installation, any special requirement po ba like data center? So mabigat po ito. So special requirements po is hindi mo siya makikita sa electrical code. I think po si Sir Rex is using po sa IEC standards po ito. So like din po sa IEC standards, so you have to refer po sa ANSI ng mga different po. Kasi usually ANSI yung mas ano ako. So sa ANSI may mga white book po tayo for the hospital and then special requirements. And likewise po sa Emerald book na mga different special requirements po sa mga extra low voltage installation po natin. So like sa data centers, yun nga po yung grounding. Meron po yun sir na special na mga special na mga anong sa mga special requirements po natin for that kind of the grounding system. Lalo na po yan mga data processing system po natin. Thank you po, Sir Rex. Kay PJP Reyes ulit, nag-require ba si Meralco ng grounding calculation study pag malaki ng establishment that is industrial facility? Sir PJP, parang hindi naman nag-require si Meralco ng grounding calculation. Kasi if you could see po, sir, na itong grounding is most likely yung ating pong customer is magbe-benefit po dito. Pangalawa na lang po si utility. Mostly po para kay customer po itong ating mga grounding na pinag-uusapan. Kaya yung computation po nito mostly po sa load side sa atin po, sa mga contractor po natin. Thank you po, Sir PJP. Okay. Renato Avalos, is SWER still a practice in distribution system within Meralco franchise area as far as power quality is concerned? Swear. So single wire. Return po ito. So si Meralco nga po, Sir Renato, is multiple grounding system po yung ating ginagawa. So yung ating pong mga poste is grounded po siya individually. So yung ating pong single wire earth return po, usually is practice po nito is yung sa ating pong PEC. So, kung mapansin nyo po kanina na single point of connection lang between the grounded conductor in the ground, doon lang po sa ating service equipment. So, yan po yung pinapractice po as PEC po natin po, Sir Renato. So, nakaswear po tayo. Thank you po. Thank you. From EGS Noel Atilano, posible ba na kumuha tayo ng line to ground supply assuming bonded ito neutral to ground 230 volt line, 0 volt ground line? So sa tanong po ni Sir Noel Atilano is makakakuha po tayo ng line to ground kung yung ating pong transformer is line to ground. Kapag two wire po yung system natin line to ground, yun po sir yung normal po niyang makukuha pong voltahe. 230 volts line and then zero po yung ating pong isang conductor. Kaya po sa mga, mostly po ito yung ating makita sa mga electric cooperatives na kung maobserve nyo po sir yung mga service wire po nila, isa pong may insulation, isa po wala. So, yun po yung line to ground na system po ng in-observe po ng ating mga electric cooperatives.
230 volts yung may insulation, 0 volt po yung walang insulation o yung messenger wire po na ginagamit. Thank you po, Sir Noel. Kung paano daw ba, Sir Vince, kung ang lugar ay adobe, mahirap magbaon ng grounding electrode, ano po ang advice ninyo? Yes, Sir Edwin, napakahirap po pag adobe. So, yung sa ating pong electrical code, mayroon namang instances na hindi naman need laging patayo yung ating grounding electrode. Pwede po siyang naka-anggulo, naka-angle, or pwede po siyang nakahiga. Sinasabi lang po ng ating code na may certain depth lang po siya. Wait lang po. Kasi mahirap naman po talaga kapag adobe yung andoon. So, talagang magbabakbak kayo. Kung pwede nyo, sir, gamitin po ito, pero yun yung po kanina na maganda na ma-expose po itong termination. So, pwedeng mag sa iba on directly ito. Naka-uka po ito. Ito, sir, meron ka ditong ground well. So, para makita nyo po ito. Pwede yung silibaw na ganito, yung adobe. Kung actually, pagang pag ganyan po, machine-driven na po yung pagbabaon po ng grounding rod. So medyo magastos po talaga, sir, yung ganun. So pwede nyo pong ihiga po yung grounding rod po natin. Okay. So, sabi ni Joel Arjona, data centers and CTIA 658. Thank you po sa iyo. 568 daw, 568. Okay. Sabi ni Aljon Season, safe na po ba against leakage current pag may GFCI ang anong grounded system? So, you could use that po, let's say, ang grounded system. So, may leakage current ka. Usually, 5 milliamperes yung ating rating ng mga GFCI. So, it will protect you either grounded or ungrounded ka. So, usually yan, ginagamit natin yung kapag hindi available yung equipment grounding, pwedeng gamitin yung GFCI para lang to, for protection po ng ating mga personnel. Thank you po, Sir Alvin. Sabi ni Sir Nelson Valdez, in a YY4Y system, do we need to use 4-pole circuit breaker main? As mentioned po kanina, Sir Nelson, general rule, hindi po natin kinakat po yung ating grounded conductor. So sa main po, mas maganda po na 3-pole po yung ating gamitin na circuit breaker. Kasi as mentioned ko po kanina that pag may mga maintenance po tayo, we open po the breaker. So nawala po yung ating connection ng grounded conductor sa ating enclosure. So we already violate po yung ating electrical code that sinasabi na the grounded conductor should be banned sa ating service disconnecting means. So, pwede nyo pong gawin, i-ban nyo po muna yung grounded conductor sa ating service disconnecting means, saka nyo po padaanin sa 4-pole na circuit breaker. Yun, sir. Pwede nyo pong gawin po ng ganun, Sir Nelson. Either 3-pole or 4-pole. Pag 4-pole po, ban muna bago sa circuit breaker. Hindi po pwedeng circuit breaker muna bago ban. Thank you po, Sir Nelson. So, follow up. How about the subfeeder breakers? Can we use 3-poles only? Actually, as mentioned po, Sir Nelson, na general rule po is hindi natin binibreak po yung grounded conductor. So, sa PEC po, pwede ting gamitin po yung 4-poles to break po the grounded conductor kapag simultaneous. So sa subfeeders po, pwede nyo pong gawin po yan. Thank you po, Sir Joel, po sa reference po, yeah, sa data centers. 607 na daw, nagkamagic na kanina. Sabi niya, Benehodeo John Israel P. Engineer, paano po ang connection ng grounding conductors kung may load ang isang building na dalawang ACU and at least one GFCI outlet, sir, iisa lang din po bang grounding rod nila? So, ang tanong po ninyo, Sir Dion, is
kung isang grounding rod lang din po bang gagamitin? For both, yeah. Yes, pwede po sir na isang grounding rod pa rin po. As long po as yung ating pong grounding rod is sufficient po siya. Let's say po, nagsukat po tayo ng ground resistance and okay po siya, less than 25 ohms as per PEC. So, pwede natin siyang gamitin. Pero kung more than 25 ohms, we drive another grounding rod. Kaya po maganda, as mentioned po earlier, na lahat po ng available na grounding electrodes sa ating pong makikita, let's say, nandyan yung grounding electrode natin as rod, meron kang building frame, meron kang water pipes na metal, more than 10 feet yung length niya. Lahat po yun, i-interconnect po natin sila. Pwede po natin gawin yun, Sir Abinoha. Thank you. Sabi ni Sir Nathaniel Cortez, ESD. Sir, regarding po sa allowable na pagbaon ng grounding rod, Sir, saan daw provision sa PEC ito nakalagay? Saan sa provision na PEC? Makikita niyo sa Sir under ng grounding electrode system. Article 2.5 daw sabi ni Sir Joel. Buklat ng PEC. Sino may hawak na PEC dyan? may hawak. So yung sa pagbaon po ng grounding rod, sasabi po ni Sir Nathaniel, ayun po, check po yung ating pong PEC. Nandun po sir yung makikita natin yung pong 2.5.3 daw. Ito sir, yung mga depth po natin. Yan. So yung 2.5.3 to 50.3. So ito po yung mga electrodes permitted for grounding. So sa page 109, yung metal underground water pipe, yung 3 meters. Tapos yung concrete encase, 6 meter. So dito sir, makikita po natin sir, pati po yung mga nakabaon po na nabanggit po, natanong niyo po kanina. Dito po sir makikita. Pati po yung mga sizes ng grounding electrode, mga plate electrodes. Dito sa article na ito, sa page 108, 109, and then so dito po sir. Kaya dapat may PEC. May hawak kayong Biblia ninyo na PEC. Okay? So, dito may sinabi rin sa akin, direct message. Ibaban po ba ang messenger wire, neutral or ground sa service disconnecting means kung ang system from electric co-op is 200 volt line to ground? Hindi po ba magkakaroon ng objectionable current? Actually po sa tanong sa co-op, kahit po sa Meralco, yung messenger wire, yan po yung nilagamit na grounded conductor. Kaya po kung makita nyo po sa co-op 2 wire, pero isang may insulation, isang wala, messenger wire po niya, that is the return path. And the reality, kapag grounded yung ating system that we are using the grounded conductor as the return path, either line to ground 2 wire system, or let's say 400 Y to 30 volts, or 230 volts, and we're using the grounding conductor as return path, a circuit conductor, lagi po merong current na dadaloy sa lupa. Kasi by virtue po ng connection niya doon sa ating termination, sa ating service equipment, na yung isa papunta sa ating grounded conductor, yung isa papunta sa ating grounding electrode. So, magsiseparate po yung dalawang current. Kaya sa grounded system using the grounding conductor as circuit conductor, nandiyan po between the two electrodes sa transformer and then sa ating service equipment, mayroon pong current na dumadaloy po doon. Hindi po siya mawawala. Ayun po yung reality. Thank you po. It's a very, very clear discussion with Engineer Vince and it's very informative to all of us. Very helpful siya. Maraming natuwa, marami kang natulungan, at maraming nagkaroon ng enlightenment. But to end that in the GC, si Sir Jimmy Ventanilla is raising his hand. Sir Jimmy, you can unmute your microphone and ask directly to Sir Vince Pelago. Yan daw, oh. Thank you daw. Nagbubukas ka ng PEC. Yung ibang speaker daw, hindi nagbubukas.
Kasi hindi na alam yung page. Joke lang, joke lang. At ito yung luma, andito pa yung 2000 edition saka 2009. Yeah. Kasi you cannot answer properly or accurately if you are not aware of where you've got your references. So sa kanya, ibig sabihin, hello, yung reference niya talaga, nagagamit niya, Sir Jimmy. Sandali, hindi daw siya makapag-unmute. Bakit, Sir Jimmy? Yan, Sir Jimmy. Okay na? Okay na ito si Sir Jimmy. Sir Jimmy? Ayaw. Sir Jimmy. Yan, okay ka na. Yan. Okay po. Hello? Yes, sir. We can hear you. Okay. The next is Aljon Season. Okay? Supportahan ko lang po yung sinabi ni Sir Vince, ano? Yung sa Adobe na ground. Thank you, Sir Jim. Sige po, sir. Kasi sa Saudi Arabia, most of the time, pag naglagay kami ng substation building, talagang dinadrive namin yon. Dinadrive. Pero kinukuha na namin ng earth resistance talaga yon. Kailangan talaga makuha namin yung 1 ohm. Ginagawa talaga, nagmumultiple ground rod kami, banded together. Para maka ano nga, although may kamahalan din po talaga yon na isip namin ng servings. Pero kailangan mamit namin yung 1 ohm, otherwise katulad ng yung first lecture ni Sir Vince, yung pagmataas yung ano mo, yung resistance mo, eh mataas din yung current na ano, if I'm not mistaken, mataas din yung current na lalabas. Ganun po ba yung pagkakaintindi nito yata, no? Ganun po ang ginagawa ho talaga namin. Talagang binabare na siya para maipasok lang namin yung ano, ground rod, which is actually 3 meters ang binabaw namin. Marami siya. Marami siya nakapaligid talaga sa ilalim ng indoor substation building. Eh, parang naka-ground mesh din po, ng grounding mesh. Mesh po siya. Naka-mesh talaga siya. Dahil mahirap po talaga sa situation namin sa Saudi Arabia, mahirap makakuha ng magandang grounding. Kaya ginagawa mini-mesh namin. Ilang po ang ano. Pero maganda po yung ano nyo, yung lecture dyan. Ito, may pahabol pa, Vince, before we proceed to Sir Aljon. In cases of the need of multiple ground electrodes, do we also need to consider distance per rod? Yes, meron po yan, ma'am, sa PEC, yung distance po ng rod para maging effective po siya. Wait lang po. Page, basa. Ganun eh. Actually, hindi ko po kasi siya sinama dito kasi of course expect ko na yeah, ito yung ating traffic. So, ito po yung minimum. So, 1.8 meters po yung ating pong distance between two grounding electrodes kapag nag-add po tayo ng another electrode po system. Yan po sa PEC po natin, makikita po yan. Oh, see? Ready, ah. Kasi po pa, yung ito pong topic, i-discuss ko po ito doon sa ating pong upgrading, sa ating pong mga non-licensed na kasamahan for the board exam ng REM ino nakaraan. So, ito po yung program po ng SLR. It's a big help to them, no? O, meron pa to, nag-direct message. Why is it that the DU uses multiple ground point which is not allowed at the load end? Mm. Not allowed at the load end? Yeah. Okay. So, sasabi po ng nagtanong sinyo po, Ms. Chi, is kumbaga sa load end kasi yung sasabi natin, single point earth return lang, single point grounding. Pero si DU, multiple bawat poste, naka-ground po siya, which is allowed din po ng ating electrical code. Actually, electrical code, itong PEC, hindi po niya cover ang DU. DU po is using po yung mga standards like IEC and ANSI standards and also IEEE. So, sa IEEE po, you could see po doon yung multiple grounding system na in-allowed po si DU. Kasi you could check po na we could see po na, imagine po natin na kung gano'n ka, kung ilang kilometers po yung tinakbo ng ating wire. Tapos,
ang reality pa, yung ating pong grounding is nananakaw po yan sa field. So kung single point grounding lang po tayo, tapos ninakaw yung ating grounding at a certain point ng ating system, wala na po tayong return path doon. Yung ating reference to ground po, mawala po siya. Kaya po, bawat poste, meron po yung ground. Para in case po na magkaroon ng cut or nagkaroon ng nakaw sa poste na ito, yung next na pole, may return path ka ulit. Kaya po, yun po yung practice na multiple grounding system po sa utility. So, safety, and then yung to preserve nyo po yung reference to ground ng between ng mga phase voltages po natin. Against po sa single point lang po dun sa na sa load end. At si po sa load end, control po natin yung environment, yung mga sa ating facilities. Likewise, unlike po kay utility, public po yung ating po mga facilities, yung poste and wires po natin. Kaya mari pong magkaroon po ng cut or pag nanakaw po yung mas mahirap kong mangyari. Thank you po sa tanong. Thank you. May pahabol ulit. Okay po ba sa inyo yung paggamit ng chemical to lessen ground resistance? Sir PJP, of course, okay po yan. Para na mas mababa po yung ating ground resistance using po yung mga chemicals. Actually, mayroon po nga pong available po yan sa market. And that is good practice po ng ating pong grounding. So, ibig sabihin po, we are measuring po yung ating ground resistance. And then we use the chemical para to preserve and to maintain po yung ating ground resistance. Okay, thank you. And the last is Sir Aljon. Nag-raise siya kanina ng hand niya after Sir Jimmy. Sir Aljon, hindi ka rin ba makapag-unmute? Sandali ha. Nasaan na siya? Di ba siya yung nag-raise ng hand? Nawala na siya. Nasaan na siya? Aljon, pangalan nun, di ba? Sabi ko kanina, Vince, no? Tama po. Wala na yata siya. Wala na siya. Wala na sa participants, ma'am. Yeah, wala na nga eh. Sorry ah, hindi kita natawag kanina. Nasaan ka man, marinig mo yun. Ah, si Sir Domi, nag-raise ng hand. Sir Domi. Sir Domi, you may unmute. Thank you, ma'am. Dugtong ko lang doon kay Engineer Jamie to, Jaime Ventanilla. At saka ayon doon sa sinabi ni Sir Vincent, yung may sukar, meron kami isang project doon sa Saudi, sa Eastern Province, sa mayroon yung lugar yun? Harad. Ang lugar doon, puro limestone. So, a contractor was hand in hand with our well projects, overhead lines. They had a problem of their communication tower that the supplier needs less than 1 ohm the entire setup. And they are not allowed to use chemicals. Yung ibuhusan yung they actually the rod are supposed to be drilled. Kaya gumastos siya ng malaki. Tama yung sinabi ni Engineer Jenny. Hanggang sa to na tinanong ako kung anong gawin para ma-reduce ng the entire installation should have at least 1 ohm. Dahil importante yung communication tower niyon. That was in the middle of the desert. Ang sabi ko, mayroon ba tayong available na carbonaceous powder? Carbonaceous powder is conductive. Kung may powder ka niyan, pag naibaon nyo yung rod, ilang rods yun eh, and the periphery of the tower, then kung pwede yung basahin mo na yung powder, pour it on the hole with the rod and measure it. Parang sigurado ka, see to it that each rod will have only 1 ohm. Pag nag-parallel yan, less than 1 ohm yan. And they were thankful, they were successful. Sabi ko talaga,
recommendation ko lang doon, hindi ko alam eh. Pero because of the material, or carbonaceous material, it was related with, the material was related with cathodic protection ang pinagamit ko. So they were able to get the value of less than 1 ohm to the entire installation. Tagal nila natapos kung ilang holes yun. Yan lang ang masawa. Pero hindi mangyari sa Pilipinas. Dito walang masyadong limestone. It's not like Saudi. Kaya every engineering project may kanya-kanyang problema. At mayroon kanya-kanyang restrictions. Kaya maaaring dito sa Pilipinas, pwede yung chemicals. Pati isin nga, hindi pwede doon asin, yung asin na tinutunaw. Hindi pwede. Or else, your rod will not last long. Hindi. Mayroon kaming isang hinukan namin uli yung rod. The cable was there, but the rod, akala mo, ninakaw. Hindi, natunaw. I don't know why. Hindi ko na nag-dig up yun. Yan lang, Jinochi. Thank you, Sir Domi, for that additional information. Yes, really, indeed, talagang iba-iba tayo ng practice per country. Iba-iba rin yung mga ginagawa natin kasi they have their reasons. Kasi sa inyo, Kwan, iba yung climate sa inyo. So, one consideration may be that one. And nag-raise ng hand si Sir Jimwell Opolentissima, tsaka si, sino yung isa pa, nawala na. Sir Jimwell, nag-raise ka ng hand mo kanina? Natakot siya. Merong recitation. Wala naman tayong grade dito. Joke. Sino pa? May nag-raise pa ng isang hand kanina eh. Hindi ko na biglang ibinaba na yung kamay eh. Kala mo. Ah, thumbs up daw pala. Ako pala yung mali eh. Ang teacher ang mali. Hindi malaman kung thumbs up o raise ng hand. Sus, Ginoo. Sige, lahat na ito, nagko-congratulate at nagte-thank you sa'yo, Vince, for a very clear and the comprehensive presentation. It was indeed very, very helpful sa nakakarami. Okay. Ay, kay Fred Bisnar, napindot lang daw niya. Yan. Ganyan din sa mga klase. Kala mo nagre-raise ng hand. Okay? Joke lang. Again, thank you very much. Wala nang mga pahabol. Thank you for the additional information. It was talagang magandang interaction eh. Sharing talaga of knowledge ang nangyayari sa atin. With those questions, maraming natutunan ang yung mga kasamahan natin kahit sila eh. Mga, alam nyo na, diba, parang sa classroom, mga nakikinig. Okay, marami rin silang natututunan kahit yung si teacher ay nagdi-discuss. Ganun din naman dito. So, it is a very commendable presentation, Sir Vince. Yes, so once it is shared to us, we will provide po together with your certificates. Don't you send sa ating engineer a copy if we may allow it. Okay? So, for sure, magpapadala po kami sa inyo. So, don't forget to register provided sa ating chat. Okay? So, may assistance. Of course, the certificate ng ating speaker. Yes, yan na yung ating speaker. Na-miss nyo na siguro yung aking IIEE Northern Laguna Hall of Famer. No? Na-miss nyo na ako. The best chapter Hall of Famer, Northern Laguna Chapter 1, is awarding this certificate of appreciation to our resource speaker, Engineer Vincent F. Pelago, for sharing his technical expertise and profound knowledge as the resource speaker in this webinar entitled Grounding for Power Quality, given this 4th of November 2021, signed Engineer Rodel Manalo, one of the proponents, Mars Machenso, the president of NLC, and yours truly as one of the organizers of this more than a year na Thursday delight namin, Engineer Vin. So, I hope
you could still come back and share your technical knowledge to our colleagues. Kasi ito naman yung positive side na nakuha natin in having this pandemic. Nagkaroon tayo ng way para makapag-share and be together with our colleagues anywhere man lang sila sa mundo. Okay? Again, Vince, thank you very much for sharing your expertise with us. And we hope that we could have you again sometime for another topic that would be a big help to our colleagues in the industry na kailangan ng bawat isa sa atin. Sharing is caring. Okay, thank you very much, everyone. Vince, last words for the participants. Okay, so thank you po ulit po sa lahat po nang umaten, to NLC, to Entreschi, to Sir Rodel, and sa lahat po na members po ng BOD and former officers po ng NLC. And like po sa ating po lahat, as IIEE members, so hindi po ito mangyayari kung wala po yung IIEE. So bind us together po and stay safe po sa lahat. Continue to learn po. Thank you po. Yes, thank you very, very much. Thank you. Talagang ito na talagang nag-bind sa atin sa IIEE. Iisa ang ating gustong mangyari is ma-enrich tayo sa mga technical skills that we would be needing in our everyday life, sa practice natin, sa chosen profession natin. Again, Vince, thank you very, very much. God bless you more for sharing kung ano ang God-given talent mo and skills mo and knowledge mo. And again, oto, may request na kaagad do, lightning protection system daw. Nag-request kaagad eh. Tingnan nyo, buti nga na na-accommodate tayo ni Sir Vince eh. Yun, mahirap kumuha kasi ng speakers. Lalo na, we are giving this for free for more than a year, Vince. We get topics or resources. Speakers for free din kasi alam mo naman na yung estado ngayon ng bawat isa. So they really need the technical upgrading at the same time. They get it for free. Yan lang naman maibigay ni IIEE sa kanila. Diba? Yan lang naman yung pwede nating ibigay sa ating mga kasamahan. Kasi we got it free from God naman. So we have to share it also for free. Yun lang everyone. So again, thank you very much. We hope that we can get him again kasi maraming natuwa sa'yo sa presentation mo. Very clear, very concise yung pagkasabi mo. It only means that you are an expert in your field. Again, thank you, Vince. Thank you very much again. Hope to see you the soonest. Kailan tayo magkikita? Okay? So next time daw ulit, Sir Vince. See? Maraming gusto. Hindi ka pa nga nakakaalis. Pinapabalik ka na nila. Okay. We'll try. We'll arrange, guys. Kasi marami pa rin naman siyang ibang mga commitments sa other chapters and of course sa trabaho niya and of course din sa kanyang committee, marami siyang committee, so he has to divide his time, but for sure we will get him again next time in the near future. Hindi lang natin alam kung kailan, malalaman niyo na lang ulit sa FB post natin. Okay, kukulitin natin siya. Again, thank you everyone. Thank you very much for attending this webinar. Yung Zoom naman kasi natin galing lindang naman sa national. So it's free. That's why we give it for free for everybody. Okay. Again, stay safe everyone. Stay healthy. Hope to see you again next week. Hindi pa namin alam kung ano yung topic namin. Maghahanap pa ulit kami ng speaker for you guys. Kung sino yung makita naming pwedeng makapag-share ulit ng